Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Konting nang hindi abutan ni Josh ang elevator. Halos sumasara na to nang isingit niya ang sarili. Humihingal na idiniin niya ang numero ng palapag na patutunguhan. 6th floor. Sumandal siya sa dingding ng elevator at muling tiningnan ang suot na relong pambisig. Alas 10:30 na. Ito ang ika-apat niyang late sa linggong to. Hindi pa kabilang ang nakaraang linggong mga late at tatlong absences sa pagitan ng mga nasabing late. At sa loob lamang ng 2 linggo. O how she hates to leave her bed these days. Okupado ng kanilang opisina na isang trading company ng light machineries. Ang halos buong 6th floor. Executive Secretary siya ni Mr. Vernal, ang Assistant Vice President at General Manager. Patakbong pumasok sa opisina si Josh at mahinang nanalangin na sana wala pa roon si Mr. Vernal. Sa pagkakataong yun, batid niya na nakatuon sa kanya ang halos lahat ng mga mata ng mga kaopisina. Late again, Josh? Bati ni Ben, ang kanilang accountant. Alanganing ngiti ang tinugo ni Josh at tuloy-tuloy na siya sa kanyang mesa. Sa pagitan niya at ng ibang mga empleyado, wooden divider na pantay-pantay ang taas. Meron itong dekorasyong mga halamang plastic sa ibabaw. Isang maliit na kwarto bago ang silid ni Mr. Vernal na siya nagbibigay distinction sa katungkulan nito. Hindi pa halos siya na ilalabag ang kanyang bag sa swivel chair nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mr. Vernal at lumabas si Marilyn. May hawak itong mga papel na marahil ay mga typing work. Huminto ito sa tapot ng kanyang mesa. Tiningnan ng relo sa braso at nagtaas ang kilay. Kitang-kita sa mga mata ni Marilyn ang hostility sa kanya. Ang sabi ni boss, pagdating mo, pumasok ka sa kwarto niya. Yun lang at paismid itong umupo sa typewriter desk upang simulan ang gagawin. Nasa kabila lamang ng divider ang mesa nito. Marahan tango ang isinagot ni Josh. Sanay na siya kay Marilyn. Kahit kailan hindi ito naging friendly sa kanya. Sinikap naman niya maging malapit dito dahil araw lang ang pagitan nila sa kumpanyang yon. Pero lagi na nakadistansya to. Hindi kagalit pero hindi rin kaibigan. Yun ang unang pareho pa lang silang clerk typist. Tamang-tamang natapos ang 3 buwang probationary period ni Josh na mag-resign ng sekretarya ni Mr. Vernal. Dahil nag-asawa to, Josh qualified the position at naiwan si Marilyn bilang typist pa rin. Ang masakit pa, under niya to, doon nagsimula ang professional jealousy nito. Maraming ka-opisina ang naniniwalang deserving si Josh sa promotion na yon. Resourceful siya at talagang matalino. Dagdag pa ang kaakit-akit na kagandahang madalas kiinggitan sa kanya ng kapwa-babae. Katamtaman ng taas niyang 5'5", balingkinita ng katawan ng kay gandang magdala ng damit. Makilis ang kayumangging kutis. Sa mukha ay bahagyamang maaninag ang maninipis na balihibong pusa. At kung ikaw ay lalaki, para bang kikilitiin ito ang iyong palad kapag iyong hinaplos. Katamtaman ng tangos ng kanyang ilong, ang mga matay nangungusap. Mga matang kong tawagin sa English at expressive eyes. Marahang kumatok si George at dahan-dahang itinulak ang pinto. Kinakabahang sumilip. Nag-angat ng mukha ang lalaking naroon. Nasa katanghali ang gulang ito at kagalang-galang lalo na sa suot nitong barong Tagalog. Pumasok ka, Josh, at isara mong pinto. Formal labungad ng kanyang boss na lalong nagpakaba kay Josh. Sinenya siya nitong maupo bago dinumpot ang interphone at may kinausap sa kabilang linya. I-hold mo lahat ng mga incoming calls ko, Marilyn. Sabihin mong tatawagin ko nilang sila ulit mamaya. Yun lang at muli nitong ibinaba ang interphone at tumingin sa kanya. Pilit naman ang pagiging casual ni Josh. Gusto niyang kalmantehin ang kanyang sarili. Let us not beat around the bush, Josh. Marahil alam mo kung bakit kita pinatawag. Panimula nito. Well, I have been coming very late. I mean, yung mga sunod-sunod kong absences. Nautal na tugon niya. Hindi siya ganun at lagi na ipunong-puno siya ng tiwala sa sarili. Smart and witty. You know, those are not the reasons. You are entitled to those being my executive secretary so long as you don't make it a habit.
Maagap na sagot ni Mr. Bernal. Air condition ang kwartong iyon pero pinagpapawisan si Josh. So this is it? Halos alam na niya ang iba pang sasabihin ni Mr. Bernal. I am referring to the reasons behind the late and absences. At ang bulong-bulong ang kumakalat sa opisina. Marahan itong tinatap ng ballpen sa mesa. Hindi malaman ni Josh kung anong isasagot. I like the way you do your job, Josh. Humindot na sandali at sumandal sa kinuupuan. You are always very efficient and reliable. Your capacity is more than that of a secretary. But we have rules and regulations in this company. At ayoko maakusahan ng mga empleyado ko ay bunch of... Parang hindi nito kayang sabihin ng akmang salita. Subalit alam ni Josh na iyon ay bunch of immorals. Hindi niya mapasubalian ang chismis na kumakalat na siya ay nagdadalang tao. Ito ang dahilan kung bakit nahirapan siyang makapasok ng maaga. Morning sickness. Malimit ang pagpunta niya sa lunchroom dahil nahihilot na duduwal siya at idagdag pa ang malimit niyang pag-idlip kahit office hours. Ang iba'y nangungutya na at ang iba naman ay nagsisimpatize. Ngunit papano niya ipapaliwanag na hindi siya immoral, na hindi siya nagbubuntis sa pagkakasala? Oh George, bakit mo ko iniwas sa ganitong kalagayan? Hiyaw ng puso niya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Mr. Bernal. Subalit pinigil ng pride ang paglandas niyon sa kanyang mga pisngi. She cannot afford to be undignified sa mga sandaling yun. I know what you have been through, Josh. After that accident that cost your boyfriend's life. Naroon ang simpatya sa tinig ng boss niya. Oh no, you don't know at wala kayong alam. Sigaw naman ang kanyang dibdib. Gumagaralgal ang tinig niya nang magsalita. You will have my resignation letter this afternoon, sir. Ang tanging nasabi niya at kapag kaway marahang tumayo. Kailangan niyang lababas ang silid na yon bago siya mag-breakdown. Bubukasan na lamang niya ang pinto na muli magsalita si Mr. Bernal. Maaring hindi mo kailangan mag-resign, Josh. I really like you. You know, isa kang asset at nanghinayang ako sa kakayahan mo. Unless, of course, you could rectify your situation. If you know what I mean, I can give you 10 days leave. Alok ni Mr. Bernal. Bigla ang galit na bumangon sa dibdib ni Josh. Kung hindi si Mr. Bernal ang nagsalita nun ay baka kung anong naisagot niya. Oh yes, alam niyang ibig sabihin ni Mr. Bernal. She is not dumb. He is suggesting abortion. Inaakusan siya ng immoralidad ngunit ito tigit pang kasalanan ng iminimong kahinita sa kanya. Minsan man ay hindi sumagi sa kanyang isipan ng ganong solusyon sa kanyang suliranin. Huwag nang isiping inalak ang tanging alaalang inaiwan sa kanya ni George. Kundi hindi siya ang uri ng babaeng gagawa ng ganong karumaldumal na gawain. Saglit lang ang galit na nadama ni Josh. Nangihinayang sa kanya si Mr. Bernal. They have worked together perfectly on professional basis. At bago nangyari aksidente iyon, bulong-bulungan na sa opisina ang napipinto niyang promotion bilang administrative officer. Thank you anyway, sir. Kahit papaano ay lumuwag ang dibdib niya sa professional na tiwala ni Mr. Bernal sa kanya. Taas ang noong lumabas siya ng kwarto. Tinype niya ang resignation letter. Nagpasalamat siya at may appointment si Mr. Bernal ng hapong yun. Hindi na niya kailangang iabot yun ng personal. Inilapag na lamang niya ito sa ibabaw ng mesa ng boss niya. Sinikap niya maging abala sa maghapong yun. Iniwasan niyang may makausap kahit sinong kaopisina. Alas 4 ng umpisang imisi ni George ang kung ano-anong gamit niyang personal. At wala pang alas 5 nang ipasya niyang umalis na upang hindi niya makasabay ang karamihan. Naglalakad-lakad si George sa kahabaan ng Ayala Avenue. Walang direksyon ng mga hakbang. Paano na nga ba? Nagdadalang tao siya at ngayon wala ng trabaho. Between her and poverty ay ang savings niya nakokunti pa. Ano na lang ang mangyayari dun? Umuupa siya ng apartment sa San Juan. Bagaman at may kamahalan ng konti, ay idesente naman ang kapaligiran. Isang kasamaan sa opisina ang dati niyang kasama at katuwang doon. Si Jen. Ngunit naakit ito na mag-Taiwan. At open siya sa opisina ng gustong makishare. Subalit nito mga huling buwan ay hindi niya to gaanong napag-ukulan ng pansin. Tulad ngayon,
Ilang araw na lang ay kailangan na naman niya magbayad ng upa at sosolohin niya yun. Tumingala siya sa langit. Pasado alas 5 pa lang ngunit halos madilim na. Animoy nais makiramay sa kanyang walang katiyakang bukas. Paano ba niya alalahanin ang nakaraan nang hindi siya lubusang magdaramdam? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Muli, ang mga alaala ay dumaloy sa kanyang isipan. Masaya, malagim na mga alaala. Isang buwan na ang lumipas. Ang mga alaala ay kailinaw pa rin sa kanyang isipan. Abalang-abala si Josh. Dumating kasi ang supplier nila na makinarya mula sa Japan. Sa pagkakataong ito ay kasama pa ang pamilya nito. Tulad ng dati ay siya ang sumalubong sa mga tour sa airport at nag-book sa Manila Pen. Sa lobby ay siya na mismo ang kumuha ng mga susi sa dalawang kwarto para sa mga to habang nasa bar at naghihintay. Nililingon niya ang mga bisitang Japanese habang pinaikot-ikot sa daliri ang keychain. Nasa ganun siyang ayos nang sa pag-ikot niya, tumama sa mukha ng lalaking yun ang susi. Oh my God! Sorry! I'm terribly sorry! Ang natataranta niyang paghingi ng pumanhin dito. Nagkasalubong ang kanilang mga paningin at sandaling napatulala ang dalaga. Nasaktan ba kita? Awkward niyang tanong na makabawi sa pagkatulala. No. Ngunit masasaktan ang puso ko kung hindi ka makikipagkilala sa akin. Magandang binibini. Nakangiting tugon nito. Lumitaw ang pantay-pantay at mapuputing ngipin ng lalaki. Sumili ang dalawang malalim na biloy sa magkabilang pisngi. At wari nakangiti pa rin ang mga mata. Nagrigo doon ang puso ni Josh at sinasal lang kaba. Oh please, behave my heart. Hindi na ako teenager na magsuswoon pag nakatagpo ng gwapo. Signature ang suot nitong t-shirt. Christian Dior na kulay baby pink. Baby pink? Gosh! Kung iba ang nagsuot ng ganong kulay, baka magmukhang katawa-tawa. But he carried it well. Slacks na wool na kulay itim at Christian Dior na leather belt. Black ang Italian shoes. Siya, si George Valderrama. Junior executive sa isang construction company na pag-aari ng pamilya nito. Naroon ito upang i-dine ang ilang public officials para sa gagawing bidding ng isang provincial road project. 2 taon ang tanda ni George sa kanya. 24 years old ang binata. At iyon ang simula ng lahat. Sinuyo siya ni George at sinong babae ang hindi nito mapapaibig. Sweet and thoughtful. Maginoo at bagaman may sinasabi ay hindi mayabang. Palabiro at malambing. Kaya naman makalipas lang ang mahigit na 1 buwan, sinagot niya ang pag-ibig nito. Nalaman din niyang ulila na ang lalaki sa ama. 4 na taon na mula nang yumao ang matandang Valderrama. At may nakatatandang kapatid si George na siyang namamahala ng mga kumpanyang pag-aari ng pamilya nito. Close kami ni Anton at spoiled ako ron. Pero wag na huwag ka na makarinig at yun ang hindi magandang ginawa ko. Numero 1 ko siyang kalaban. Strikto si Anton at very businesslike. Pagkukwento nito, minsang nasa park sila. Talaga sigurong ganun ang mga panganay. 6 na taon ang tanda ni Anton sa akin eh. One of these days ay papakilala kita sa kanya. Sa ngayon nasa Hong Kong siya at inaasikaso ang bumibili ng franchise ng fast food chain niya. Halata sa tinig ng binata ang pagmamalaki sa kapatid. Bakit hindi pa nag-aasawa ang kapatid mo? Ganong 30 na pala siya. May girlfriend na ba siya? Tanong ng dalaga habang nilalaro ang damo ng mukha ng katipan. Marahil, nalibang na si Anton sa pagpapalakad ng mga negosyo nila. Mga babae nga lumiligaw dun eh. Mga socialite ah. Lahi ba naman kami na magagandang lalaki eh? Pabirong tugon nito habang nakahiga sa damuhan at nakaunan sa kandungan ng katipan. Conceited. Pairap naman at birong tugon ni Josh. Anton is very successful. At isiping 30 anyos lang siya ha. But he worked hard for it. Siya ang nagturo sa akin ng self-reliance. He is training me for higher responsibility. Pero hindi sa paaraan na napipressure ako. But you know what? I beat him this time. Sumilay sa labi ng binata ang kakaibang ngiti. Girlfriend ko yata ang pinakamaganda at pinakamabait na babae sa buong mundo. Wari ninanam naman ni George ang bawat salitang namumutawi mula sa mga labi nito. Matabang-mataba naman ang puso ni Josh sa nararamdamang pagmamahal ni George sa kanya.
Walang pagsidla ng kaligayahan si George sa sumunod pang mga araw. Wala siyang mapipintas kay George bilang kasintahan. Lamang ay ang pagiging mayaman nito ang wari limiligalig sa kanya. Isang hapon, nang sunduin si George ng kasintahan sa opisina, nagtaka siya dahil hindi siya nito niyayang mag-snack gaya ng nakagawian nila bago siya nito atid sa San Juan. Ihatid mo na ba ako, George? May appointment ka ba? Medyo disappointed niyang tanong. Kinabigla niya ang sagot ng kasintahan. Sa bahay tayo tutuloy. Ipapakilala kita kay mama. Seryoso ang tinig ni George bagaman ay nakangiti. Pero George, naka-office uniform lang ako eh. Kinakabahan niyang anas at nag-aalangan. Love, you're beautiful even in rags. So don't worry. Ang reassurance nito sa kanya, ganun pa man ay hindi mapigil ni Josh ang namumuong pangamba. Sa Das Marinas Village nakatira sina George. Ilang minuto lang ay naroon na sila. Malaki't magara ang mansyon ng mga Valderrama. Nakikipagpaligsahan sa mga nagagandahang bahay ron. Moderno to, mababa lang ang bakod. Nagtataasan ng mga Indian tree na pantay-pantay na nakahilera sa labas ng bakod. Bumusin na si George at agad namang may nagbukas ang gate. Driver ng mama nito, ani George. Sa garahe nakaparada ang isang kulay pulang Altima, kontrasting ang kulay nito sa puling Honda ni George. Nagulat pa si George nang akbayan siya ng kasintahan papasok sa bahay. Kumarangya ang labas ay lalo pa yata na marangya ang loob. Puro mamahaling uri ng mga gamit at kasangkapan ng bumulaga sa dalaga. Mga muebles hindi makikita sa karaniwang mga tahanan. Sa tansya niya, isang decorative jar lang na naroon ay nagkakahalaga na ng isang kayamanan. Hindi naman ignorante si Josh sa ganun, subalit nagulat pa rin siya nang sa pag-upo niya sa isang set na itinuro ni George, lumubog siya sa lambot. Relax, hindi naman nangangagat ang mama. Biro ni George sabay pisil sa kanyang mga palad. Nang tumayo si George upang tawagin ng mama nito, halos pigilan niya upang hindi siya maiwan na mag-isa. Pinigil niya ang sarili. How stupid of me. Nakakadalawang baitang pa lang si George nang matalawang pababa na ang ina. Si Mrs. Agatha Valderrama. Sa mental computation ni Josh ay nasa mga 50 na ang edad nito, bagamat hindi halata sa mukha. Salamat sa facelift, botox, maiksi na nakadye na buhok at bakas pa rin ang kagandahan sa kabila ng mga taon. Nagkikisla pa ng mga naglalaki ang alahas sa mga tenga, liig at mga daliri. Inakbayan ni George ang ina patungo sa kanya. Malayo pa ay nakatitig na si Mrs. Valderrama kay Josh. Kitang-kita sa mga mata nito ang hindi pagsang-ayon sa kanya. Lalong kinabahan si Josh at ngali-ngali na lang ay tumakbo papalabas. Ngihinditin ang kamagkunwari ni Mrs. Valderrama nang ipakilala ni George si Josh rito. Hinagod nito ng tingin si Josh mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay bumaling sa anak. Kontrolado ang emosyon. Binigla mo ako, George, iho. Ang alam ko kayo ni Margo ang nagkakamabutihan. Walang pakundangan salita nito na nakataas ang mga kilay. Ma, hindi ko inisip na ligawan si Margo. Tila na surprise ang tugon naman agad ni George. She's just like a sister to me. At naupo sa tabi ng kasintahan. Mag-usap na tayong muli, George. Sarcastic ang bulalas ng matandang babae. I know how impulsive you are. Yun lang ang tumalikod na to. Tuloy-tuloy na muling pumanhik sa itaas at ni hindi malang nilingon si Josh. Ihatid mo na ako, George. Tahimik si Josh hanggang sa makauwi sa kabila ng pagsisikap ng kasintahang maging normal ang mga pangyayari. At sa dibdib niya, nagkaroon bigla ng lambong ang pagmamahalang namamagitan sa kanila ni George. 2 linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang pagkakilalang yon ni na Josh at Mrs. Valderrama. Hindi man namini ni George, batid ni Josh na hindi siyang gusto ni Mrs. Valderrama. Tila to isang malaking pader na nakapagitan sa kanila ni George. Wala namang anumang nagbago kay George. Sa halip, tila naging masweet ito na kasintahan. Love,
Let's have Japanese food for a change? Suggestion ito, minsang sunduin siya sa opisina. Okay lang sa akin. Anyway, magsisix na. Tinapos ko pa kasi yung huling dinikta ni Sir. Besides, malapit na din dito ang Japanese restaurant. Masiglang tugon ng dalaga. Pagkaparada ng sasakyan, ay magkahawa kamay na pumasok ang dalawa sa restaurant. Agad ay sa kanila natuon ang pansin ng karamihan at humahanga. Ang mga babae kay George, ang mga kalalakihan ay kay Josh, maging matanda man o bata. Inakay sila ng receptionist sa isang bakanting mesa. Nakangiti itong lihim na sumulyap kay George at naka-Japanese kimono to. Lihim na nangingiti naman si Josh, pakiramdam niya ay nasa taas siya ng bundok, nasa ibabaw ng mundo dahil siya ang iniibig ni George. Matapos ibigay sa kanila ang menu, umorder si George. Sa harap mismo nila niluluto ang pagkain. Love, maaari ka bang mag-file ng isang linggong bakasyon sa opisina ninyo? Ang casual itong tanong habang dinadampot ang chapstick ang naroroong appetizer. Binigla mo ako, George. Sa anong dahilan? Nagtatakang tanong ni Josh. It is a surprise. Can you do it? Ang casual pa rin sagot ng binata nang ngilitaan siya habang sinusubo ang appetizer. Marahat alangaring tanggong isinagot ni Josh. Sorpresa? Kung sorpresa, hindi na kailangan magpilit pa siya na mag-usisa. Ganun pa man ay hindi niya maiwasan na mag-isip. Dinapot niya ang baso ng first juice at uminom. Alam niya papayagan siya ni Mr. Bernal. Una, walang rush at importante ang gagawin sa susunod na mga araw. Pangalawa, wala nang pumasok siya sa kumpanyang yon. Hindi niya ginamit ang mga vacation leave niya. Maliban na lamang kung siya ay may sakit na bihirang mangyari. Gusto pa sanang usisain ni Josh ang kasintahan. Ngunit iniba na nito ang topic ng usapan. Kasabay noon ay ang inihain na sarap nila ang pagkain at hindi na siya nagtanong. Lunes ng umaga, nasa apartment na niya si George. Maliit lang ang tinutuloy niyang yon. Isang di kalaki ang bedroom ang nasa itaas. Iilang hakbang lamang ang layo sa langsala sa kusina. Ang tanging naghihiwalay sa mga to ay isang built-in divider na nilaligyan ni George ng kung ano ng mga knickknacks. Isang di kalumaang set na yari sa yantok ang nasa salin niya. Ang center table inilagyan niya ng porcelain ng flower base na may mga maliliit na bulaklak. Bagkaman at sale iyon ang bili niya sa SM, medyo may kamahalan pa rin. Pero binili niya rin sa paniniwalang magdaragdag yon ng konting touch of class sa maliit niyang sala. Sa ilalim ng center table, isang Persian rug na segundamano niyang binili sa isang garage sale. Sa corner ay may five-finger plant na inilalabas niya tuwing linggo upang paarawan at diligan. Sa kusina, isang pandalawahang lamesang formeka na may dalawang upaang plastic. Naroon din ang isang 5 cubic feet na refrigerator. Pinagkatian nila ni Jen noon ang down payment nito at hati rin sila sa monthly. Halos bayad na nga ito nang mag-abroad si Jen. Hindi na rin naman ito pinag-interesan pa ang share toon. Selected few ang mga gamit ni Josh. Maligaya siya at komportable sa bahay niya. Kabisado na rin ni George ang apartment niya, maliban sa kwarto sa taas na siyang nananatiling privado mula sa mga mata ng kasintahan. Ipinagtitimplan niya ng kape si George na bigla itong sumunod sa kanya sa kusina at nauputa sa silya. Ako nang gagawa ng coffee, love. Please go upstairs and pack your things. Yung tama lang na gagamitin mo for 1 week stay sa Baguio. Tuloy-tuloy nitong sabi. Muntik nang mabitawan ng dalaga ang kutsaritang hawak. Baguio? Ito ba ang sorpresang sinasabi ni George? Anong gagawin nila sa Baguio sa loob ng isang linggo? Sari-saring kaisipan na pumapasok sa ulo niya. Mahal niya si George. She is very modern in so many ways but not permissive. Pagdating sa relationship, conservative pa rin siya. Hindi siyang uri ng babaeng na nag-i-indulge ng premarital sex. Para sa kanya, pinagsasaluhan lamang to ng dalawang taon na pinatali ng Diyos. She didn't care what other women of her age do. She doesn't judge and she doesn't condemn. She keeps her values and morality to herself and sticks with it. Please, George, I cannot. I mean, ano gagawin natin sa Baguio? Sari-saring emosyon ang nasa mukha ng dalaga. Okay, okay. Don't get me wrong, sweetheart. I wish to make this as a pleasant surprise pero mukhang hindi mabuti ang pakuhulugan mo. Sinapo ng mga palad ni George ang nagugulumihan ng mukha ng dalaga.
Buong pagmamahal nitong tinitigan sa kamarahang dinampian ng halika mga labi ng katipan. I love you very much, Josh. And I want you to be my wife and the mother of my future children. Ang madamdaming pahayag nito. Oh, George. Alam mong mahal din kita. It's just that... Hindi na niya na ito lang sasabihin dahil maagap na nagsalita si George. We are getting married today. 10:30 ang appointment natin sa judge. So hurry up, then we'll be in Baguio tonight for a honeymoon. Tumatakbo na ang sasakyan patungong Quezon City ay hindi pa rin makapaniwala si Josh. Magpapakasal sila ni George? Hindi sila magkakahiwalay. Nasa EDSA na sila nang muling magsalita si George. Hindi ko mapahinuhod si Mama, kaya naisip ko na magpakasal na lang tayo. Anyway, pareho na tayong nasa edad. Pinisilipisilito ang kamay ng dalaga. Alam ba niya ang balak mong gawin at kung saan tayo pupunta? Nag-aalala ang tanong ni Josh. Nag-iwan ako ng mensahe sa opisina. Sabi ko sa sekretarya, ibigay sa Mama bukas. Hindi ko sinabi kung saan tayo pupunta. Bumuntong hininga to. Sorry love, hindi ko mabigay sa iyo ang church wedding na pinapangarap ng lahat ng babae. Nasa mga mata ni George ang panghihinayang para kay Josh. Noong una pa mang sagutin niya ang pag-ibig nito, pinangarap na ni George na makita siya na nakatrahe de boda. Designed by the most popular couturier in town. Josh would be the most beautiful bride ever. With Anton as best man. Malungkot na tinuo ni George ang paningin sa unahan. George, kahit saan pa tayo makasal, ang mahalaga makasal tayo at magkasama lagi. Tugon ni Josh. Kung narito lang sana si Anton. Nangihinayang naman na bulala si George. I'm sure, hindi niya tututulan ng pag-aasawa ko. But I can wait for him to come home. Sandali itong huminto sa pagsasalita. Nasa Amerika naman si Anton ngayon at alam ko na may binabalak ang Mama. Constant sight ni Marga sa bahay. Kung narito ang kapatid mo, may magagawa ba siya sa desisyon ng Mama mo? Pag nakaalam si Anton, walang magagawa ang Mama. Ganun ba kalaki ang impluwensya ni Anton sa Mama niyo? May pagtatakang tanong ng dalaga. Malaki love, malaki. But right now, ang isipin natin ay tungkol sa ating dalawa. Hindi na kumibo si Josh. Tinatanaw ang gagawin nilang pagpapakasal ilang sandali mula ngayon. Sa isang subdivision sa Quezon City sila humantong. Isang dik kakilakihang bahay ang pinagparadahan ni George. Nagbasoy ang binata at ilang sandali lang ay may lumabas na katulong. Kinausap ni George ang katulong. Pinipasok sila nito. Sa study room ay naroon ang judge na sawari ay talagang naghihintay sa kanila. Pagkakita sa kanila, tumayot at ngumiti at sinenyasan silang maupo sa mga silyang nasa harapan ng mesa. Iginala ng dalaga ang paningin. Judge Mario Belmontes, yun ang pangalang nakalagay sa mesa nito, na nakaukit sa batong marmol at sa mga certificate at diplomang nakasabit sa dingding. Sa likod naman, naroroon ang isang malaking bookshelf na punong-puno ng iba't ibang mga aklat tungkol sa batas. Kapansin-pansin din ang ilang plake at tropeyong nakadisplay. Para nakalutang sa hangin si Josh. Ang sumunod na niyang namalayan ay nangiabot sa kanya ni George ang isang ballpen upang pirmahan ang mga dokumento. Pagkatapos ay kinabayan sila ng nakangiting judge. Kasal na sila. My secretaries did the witnessing, sabi nito kay George. May inabot namang sobra si George sa judge at nagpasalamat sila at nagpaalam na. Hinatid sila nito sa may gate. Sa kotse, ibinigay ni George sa kanya ang kanilang marriage contract. Subconsciously, kahigpit ng hawak nito ni Josh na para bang buhay at kaligayahan niya ang nakasalalay sa mga papel na yun. Alas 12:30 ay nasa isang restaurant sila sa EDSA upang manangalian bago pumanik sa Baguio. Well, Mrs. George Valderrama, pretend that this is your reception area at ituring mo mga panauhin at well-wishers natin ng mga taong kumakain. Nasa presidential table tayo at ang ating mga panauhin ay naghihintay hiwain ko ang ating cake. Napagigik ng tawa si Josh. Ibang sandali pa at nilapag na ng waiter ang kanilang order. Kumislap ang mga mata ni Josh at tiningnan ng asawa at nakangiting nagsalita. Here, my darling, is our wedding cake. Tukoy ng naroong crispy pata. Pwede mo nang iwain? At subuan mo ko, please? Pigil niya naman ang pagtawa.
Agad namang bumigay si George. Pumilas ng kapirasong malutong na balat at isinubos sa asawa. Sabay silang bumunghalit ng tawa. Hindi alintana ang mga tao na kapaligid sa kanila. Iiling-iling na lamang ang waiter na nangingiti na rin. May lumapit na nakabarong Tagalog na lalaki. Ang manager ng restaurant. Sa tray na dala nito ay may dalawang kopitang may lamang wine. Mr. Valderrama, compliment ng restaurant. Anito. Ngumiti at nagpasalamat si George at saka tumalikod na ang manager at iniwan sila. Nakatitigan ang mag-asawa at nasa mukha pa rin ang kasiyahan. Champagne? This is perfect. Anong masasabi mo, love? Tanong ni George. Perfect indeed. Cheers! Itinaas ni George ang kopita at sinilubong naman ang kopita ni George. Isang toast para sa kanilang mga sarili. Kumakain na sila na magtanong si George. Siya nga pala, George. Kilala ka pala rito? Hindi talaga ako, kundi si Anton. Ito kasi ang paborito niyang kainan sa mga pagkain Pilipino. Sagot nito habang nilaligyan ng pagkain ng pinggan ng asawa. Anton na naman. Wala na magkakilala sila ni George hanggang sa mga sandaling yun. Tila anino nila ang kapatid nito. Bihira ang araw na hindi ito banggitin sa kanya ni George. A temporary wedding ring? Pagbaba natin ng Maynila, aasikaswin ko ang talagang wedding ring natin. At kinuha ang singsing sa kamay ng asawa at marang isinuot sa palasang singa ni Josh. This is a token of my undying love. Till death do us part. Punong-puno ng pag-ibig ang pahayag ni George. I'm speechless. Wika ni Josh na gustong umiyak sa kaligayahan. Hindi na nga marahil kailangan ng mga salita sa mga sandaling yun. Marahang lumapit ang mga labi ni George sa mga labi niya. Punong-puno ng pag-ibig ang mga sumunod na sandali. Kailigaya ng mga bagong kasal ng sumunod na mga araw. Walang lugar sa Baguio na hindi yata nila napasyalan. Ang Mines View Park, ang mansion, Camp John Hay at kung saan-saan pa. Naroon na nag-horseback riding o di kaya nagpirmi na lang sa kwarto nila sa hotel. Tulad ng hapong yon na naglalakad-lakad sila sa mga damuhan. Nang matapat sa isang malaking pine tree, huminto at sumandal si Josh upang sandaling magpahinga. Sinamantala naman ni George ang pagkakataong yon. Perfect ang lugar na yan, love. Kukuhaan kita. Wow, such a perfect view for a perfect subject. Sinipat nito sa kamera ang modelo. There, medyo close up habang nililipad ng hangin ng buhok mo. Natural ang ngiti ni Josh at natutuwa sa ginagawa ng asawa. 1, 2, ready? At nag-click ang kamera. Great. Anong pa naman eh? Cindy Crawford. Huw, bolero. At naupo sila sa damuhan. Ipapakita ko kaagad kay Anton to. Hanin mo nila, pero hindi malimutan ng asawa ang kapatid. Bulong ni Josh sa sarili. Why the rush? Bakit hindi na lang sabay-sabay na pagbaba natin sa Linggo? At saka hindi ba sabi mo baka next week na ang dating ni Anton? Usisan niya habang itinatali ang buhok ng malaking ribbon. Saglit na hindi kumibo si George at nagkibit balikat. Gusto ko lang na makilala ka kagad ni Anton. Hindi na ka rin kasi ako sigurado kung isang linggo na nga ang uwi niya. Hindi kailanman malilimutan ni Josh ang araw na yon. Pababa na sila ng Maynila at sa huling bahagi ng zigzag nang maganap ang maligim na sakunang yon. Isang pampasaherong bus ang mabilis sa lumitaw at okupado nito ang halos buong right lane nila. Halos wala na nga siyang matandaan kundi ang pagkabig ni George sa manibela ng kotse pa kanan upang iiwas ang impact sa kanya. Ang maagab nitong pagyakap sa kanya upang protektahan siya. Mga alaalang nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang puso. Napahigbi siya sa bahaging yon ng alaala. Hindi niya mapigil ang mga luhang nag-uunahan sa pagbalong sa kanyang mga mata. Oh George, sana pareho na lang tayong nawala. Paano na ako ngayon, George? Pinagtitinginan na siya ng mga nakakasalubong niya. Dumukot siya ng panyo sa kanyang bag at nagpahit ng mga luha. Nabiglang umikot ang paningin ni Josh. Ang maagap niyang paghawak sa street post na pumigil sa tuluyan niyang pagbagsak. Isinandal niya ang nanginginig na katawan at nakiramdam. Kumakalab na ang kanyang sikmura at sa kanya na-realize na hindi nga pala siya nag-almusal kanina sa pagmamadali niya. Hindi rin siya nananghalian sa pag-iwas sa mga kaopisina. And now, distress and hunger are taking their toll. Kinapa niya ang kanyang tiyan. Bigla ay nalihan siya ng kakaibang takot. Ang baby niya, madadama ito. Lumingaling nga siya.
Sa di kaliyuan ay may natanaw siyang isang coffee shop. Nagmamadali siyang lumakad patungo roon bago pa siya tuluyang mag-collapse sa pavement. Binuksan ng security guard ang glass door para sa lalaking lumabas at halos nabangga na to ni Josh sa pagmamadali. Napatingin to sa kanya habang tuloy-tuloy siya sa loob. Pinakasulok na mesa ang pinili ni Josh. Lumapit ang isang waiter at kinuha ang order niya. Coffee and chicken sandwich. Nang tumalik ito ay muli niyang sinapo ang kanyang ulo. Hilong-hilo siya talaga. Dagdag pa ay parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Ang lalaki namang muntik ng makabangga ni Josh ay tumuloy sa nakaparadang silver gray na safari. Binuksan ang passenger seat at may kinuhang folder doon. At muling lumakad pabalik sa coffee shop. Agad itong pinagbuksan ng security guard. Sa inuha ay iisiping nakalimutan lang nito ang kinuhang folder. Naupo to sa mesang may attache case sa ibabaw. Naroon din ang isang bagong orange juice na hindi pa nababawasan at sa wari ay may hinihintay. Hindi sinasadya. Inapako ang paningin nito sa kinaroroonan ni Josh. Kasalukuyang nilalapag ng waiter ang order ng babae. Bigla ang pagbalatay ng kakaibang gulat sa mukha ng lalaki. Nagsalubong ang mga kilay nito. Binuksan ang attache case at may kinuha ron. Tinitigan nito ang kinuha at muling ibinalik ang tingin kay Josh. Kitang-kita nito ang panginginig ng kamay ng babae habang dinadampot ang tasang kape. Maingat na binalik ng lalaki ang kinuha sa attache case at hindi inalis ang tingin kay Josh. Nakita nito ang marahang pagtayo ng huli at sawari mabubuwal. Agad na tumayo ang lalaki. Tatlong hakbang lang ay naroon na to sa tabi ni Josh. Sa mga bisig ng lalaki siya tuloy ang bumagsak. Oh! Siglit lang na napatingin si Josh sa lalaki bago siya tuloy ang tinakasan ng malay. Maingat na binuhat ng lalaki palabas si Josh. Mabilis namang binuksan ng gwardiya ang pinto. Ang gwardiya ang nagbukas ng passenger's door at doon ay marahang inilapag ng lalaki ang walang mali na si Josh. Marahang muli itong isinara. Bumalik sa coffee shop at sinamsam ang mga gamit nito at bag ni Josh. Binayaran nito ang in-order maging yung kay Josh at binigyan ng tip ang security guard. Tumatakbo ang sasakyan sa kabaan ng EDSA patungong Alabang. Panay ang sulyap ng lalaki sa walang mali nitong pasahero. Nasa mukha nito ang pag-aalala. Ginagapang kanang kamay nito ang kaliwang kamay ni Josh. At wari ba'y gustong ibahagi nito sa katawan ni Josh ang init mula sa sarili. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyong yari sa adobe at bricks. Antigo ang dating ng naturang mansyon. Sunod-sunod ang busina ng lalaki at nagmamadali. Isang uniformadong katulong ang lumabas sa tagad na binuksan ng gate. Dumiretso sa maluwang na garahe ang sasakyan. Lumabas ang lalaki, tumikot sa dako ni Josh at binuksan ang pinto at marahang binuhat ang babae. Ihanda ang guest room. Madali! Tawagan mo si Dr. Ruiz. Ang apurang utos ito sa katulong na nasa loob ng kabahayan. Kasunod naman ang isa na tuloy-tuloy sa guest room. Malaki ang silid na yon at kulay berdeng lumot ang carpet. Kakulay ng microblinds na nasa bintana. Conscious sa off-white na kisame at makinis ang dingding na adobe. Binuksan ng maid ang aircon at inalis ang bed cover na ang kulay ng kilt ay printed green, white and yellow. Malaki ang kama na may malaking headboard na mahogany ang kulay. Ganon din ang mga night table sa magkabilang tabi ng kama. Buong ingat na inilapag ng lalaki ang wala pa rin malay na si Josh at hinagod ng tingin. You look so different. Baka sa mukha ang pait. Kung maaari nga lamang, burahin ko ang anumang happy sa taglay mo. How I wanted to share your pains and sorrow. Yumukuto at masuyong hinawi ang kaperasong buhok na tumatabing sa noo ni Josh. Nagbuntong hininga to at pigil na pigil ang sarili sa pagnanais na hapulusin ang mukha ng babae. Sadi pa ikinuyom ang mga kamay. Sino siya, Anton? Nilingon ni Anton ang nagsalita. Si Doña Consuelo at Tila Reyna. Tuwid pa rin ang tindig sa edad na 73. Ang pati mga buhok na maiksi ay nakastyle. Mababakas pa rin ang kagandahan taglay sa kabila ng mga gatla. Tumayo ang binata mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hindi ako maaari magkamali, Lola. Siya si Josh, ang babaeng pinakasalan ni George. Muli nitong nilingon ng nakahiga. Kumislot si Josh na tila unti-unti nagkakamali at inakay ni Anton si Doña Consuelo palapit sa kama. Hindi niya ako kilala, Lola. Nabalan siya ng malay. At dinalo ko rito. Baka matakot siya pag nabungaran ako. Nagtaas ang kilay ang matanda. And since when may natakot na babae sa iyong iho? And since when have you been acting like a schoolboy lalo na sa mga babae?
magkahalong pagtataka at amusement sa tinig ng matanda. Sa unti-unti nagigising na Diva ay mga boses ang naulinigan ni Josh. Narinig niya may bumanggit sa pangalan ni George. Unti-unti ang pagbubukas niya ng mga mata. Anak, ang ngiting mukha ni Doña Consuelo ang nabungaran ni Josh. Kapag kuway, inililipat niya ang paningin sa lalaking nasa likuran ng matanda. Ang mukhang yun? Ang mukha ng lalaki yun ang huli niya nakita bago siya nawala ng malay. Saan ako naroroon? Nasa mabuting kamay ka, Iha. Ako si Doña Consuelo at ito ang apo ko na si Anton. Nawalan ka ng malay, dinala ka niya rito. Sinapo ni Josh ang noo. Anton? Anton ba ang narinig niya? Kanina na ulinigan niya pagbanggit ng pangalan ni George. Nasaan ba siya? Nasa ganun siyang pag-iisip ng may pumasok na lalaki in white uniform. Siya ba ang pasyente ko? Bungad dito, ipinaliwanag ni Anton ang nangyari. Ilang sandali pa ay napag-isa na si Josh at ang manggagamot. Sa sala, pinakita ni Anton kay Doña Consuelo ang larawang nasa pag-iingat nito. Tinitigan ng matanda anak ang ngiting mukha. She is prettier in person though she doesn't look healthy. Anito at binaligtad ang larawat binasa nakasulat doon. Hi big brother, I beat you this time. Surely you can see why. Meet the most beautiful woman in the world. My wife, Josh. I married her 4 days ago and can't wait for you to meet her in person. Humugot ng tissue paper si Doña Consuelo at nagpahit ng mga mata. Hindi makakailang nagpipigil ang emosyon sa alaalang iyon ni George. 3 linggo bago ko tinanggap ang larawang yan, inakausap ko si George. Binanggit niya ang pagtutol ni tita agad na sa gagawin niya na pagpapakasal kay Josh. Para may bikig to sa lalamunan. He asked me to talk to Tita Agatha. Patuloy ng binata. I never thought na ganun kaseryoso si George. You know him? Impulsive most of the time. Hawak nito ang batok at nakatingin sa isang painting na nakasabit sa dingding. I told him not to rush things. Nasa completion ng signing ng mga contracts. I just can't leave. Oh damn those contracts. Dumapo ang kamao nito sa dingding na kinuugan ang naroong painting at nagpupuyis ang damdamin nito. Nilapitan ni Doña Consuelo ang apo at hinawakan ito sa balikat. Hindi si Anton ang tipong nawawala ng kontrol sa emosyon. Napaka-reserved nito kung damdamin din lang ang pag-uusapan. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ni George, Anton. Dumarating na sa ating lahat ang mga pangyayaring di inaasahan. Naupo naman si Anton sa sofa at napatiimbagang. I'm sorry, I lost control. Naunawaan ko, iho. Masakit din sa akin ang pangyayari. At muling binigay sa apo ang larawan ni Josh. Tinitigan to ni Anton. Nakangiti ang nasa larawat nang ngungusap ang mga mata. Punong-puno ng sigla ang kaakit-akit na mukha. Nilingon niya ang guest room. Maputla at happy sa mukha ng babaeng naroroon. Malulungkot ang dati ay masisigla mga mata at animay lagi ng iiyak. Di nagtagal ay lumabas ang doktor mula sa silid at agad tong sinalubong ni Anton. How is she, Ed? Agad nitong tanong. In total distress, she needs complete rest and food. Sagot ang tinanong habang inaalis ang stethoscope sa leeg. Kailangan ba niyang ipasok sa ospital? Just tell me, mag-aalala ni Anton. Umiling naman ang doktor. There is no need for that. Kailangan lang na may mag-monitor sa kanya. She seemed to be out of this world. And with her condition, ha? She's pregnant. Nagkatingin na sina Doña Consuelo at Anton at halos panabay na nagsalita. Pregnant? Yup, she told me so. And the last time she ate? You know when? Kagabi pa. Kay Anton nakatuon ang tingin nito at namumuo ang kuryosidad sa isipan. When she's better, take her to Maris. She's an OB-GYNE. Tumangutango naman si Anton. Pinasok ni Ed ang stethoscope sa bag na magsalita si Doña Consuelo. You can dine with us, Ed. Madagal na tayong dinagkakakwentuhan. Thanks, Lola, pero kailangan ako sa OR ngayong gabi, mga alas 8. Sabay tingin ito sa relo sa braso. Iatid na kita sa labas kung gayon. Eduardo? Anang Doña sa kaibigat kababata ni Anton at halos hapon na rin ang turing nito sa matanda. Hindi pa rin maunawaan ni George kung bakit nasa kalinga siya ng mga Valderrama. Ito ang sinabi sa kanya ng doktor. Nasa tahanan siya ni Anton Valderrama. Anton, ang kapatid ni George. Funny, naisip niya kung magbiro minsan ng pagkakataon. Lingib siya nagpasalamat at walang maraming itinanong sa kanya ang doktor. Of course, medically ay meron. Maliban sa pilit siyang tinatanong ito kung kailan siya huling kumain.
Hindi man niya gustong sabihin ni nagpilit ang doktor and he has to know. Naisip niya, kung narito siya sa tahanan ng mga Valderrama, tsak na narito rin si Mrs. Valderrama. Pero hindi ba? Suklam to sa kanya at galit na galit. Malinig balik sa isipan niya ang huling pagkakita niya sa mama ni George at galit na galito. Napapikit si George at muling dumali ang mga alaala. Sa paggamutan na siya nagkamalay pagkatapos ng aksidente, may doktor at nurse harap niya. Hinapa niya ang ulo niya at may balot na benda. Makirot at napapangiwi siya. "We are glad you are back! Dalawang araw kang walang malay!" Ang doktor na nagsalita at agad siyang pinulsuhan. "Ang ulo ko, masakit." Si Josh na hawak pa rin ang ulong may benda. "Head concussion. Ginawa na namin ng head scan at magpasalamat kaya't walang internal damage." Paliwanag ng doktor at kinuha ang charge at may sinulat. "Sariwa pa ang sugat mo kaya nararamdaman mo ang sakit. Makakaranas ka ng konting hilo but you will be fine." Dugtong nito. "Si George, ang asawa ko. Ano nangyari sa kanya?" Bigla ang pag-alala niya at pinilit niya na bumangon. Ngunit hindi niya kayang ibangon ng sarili at muli siyang inihiga ng nurse. "Relax, hindi ka pa magaling. Magdurugo ang sugat mo." Wika ng doktor muli. "Hindi niyo ako sinasagot. Nasa si George? Ano nangyari sa kanya?" Halos hysterical lang ang kanyang pahaw na tinig. "Nurse, sedative, please." "No, gusto ko malaman kung nasan si George. Nasa kabilang kwarto ba siya?" Nararamdaman niya ang pagtusok ng karayom sa kanyang braso. Unti-unting umikot na paningin ni George at tila hinahatak siya ng isang pagtulog. Inaantok siya at sumasara mga mata niya. Iiling-iling ang doktor at muling iniabot sa nurse ang syringe at ang charge. Tatlong araw pa ang lumipas bago ipinagtapat sa kanya ng doktor ang katotohanan. Dead on arrival si George. Sabi pa ng doktor, mapalad siyang nabuhay. Dahil ayon sa rescue team na sumaklola sa kanila, ang katawan ni George ang sumangga at nagprotekta sa kanya. At maaring siya man ay hindi nakaligtas kung hindi dahil sa katawan ni George na itinakip sa kanya. Mga basag na salamin at bakal na bahagi ng basang tumama kay George na siyang kinamatay nito. Tinanggap din ng ulo ni George ang isang bakal na maaring sa kanya sana tumama. Bagamat ang bahagi nito ay hindi niya naiwasan na siyang sanhin ang sugat niya sa ulo. Sindak na sindak si Josh at hindi pa siya magaling, hindi pa handa upang harapin ang ganong sitwasyon. Namamanhid ang buo niyang katawan at kinailangan pang muli siyang bigyan ng pampakalma. "I have to cope, I have to cope." Ulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kung hindi ay papakalmahin siyang muli sa pamamagitan ng gamot. Hindi bali sana kung hindi na siya magigising. Subalit, batid niyang muli ay muli, gigising siya upang harapin ng malagiyam na katotohanan yun. Ilang araw pa ang nagdaan nang dalawin siya ng ilang kaopisina niya. Pinadalan siya ni Mr. Bernal ng mga bulaklak. Sa isip niya, gusto niyang itaboy ang mga to. Hindi niya naisasagutin ang mga tanong ng mga to. Gusto niya na mapag-isa. Gusto niyang lumabas ng ospital upang makita man lang si George kahit sa huling pagkakataon. Ngunit batid niyang sa tagal niya sa pagamutang yon, malamang na nailibing na to. It was so unfair. Bakit narito siya't buhay? Bakit patay si George? Bakit hindi na lamang silang dalawa ang pumanaw o di kaya isa na lang? Paulit-ulit ang mga to sa kaisipan ni Josh. At isipin na nag-iisa na lang siya sa pagbata sa kapigatiang yon. Halos isang buwan na siya sa ospital ang dumalaw si Mrs. Valderrama. Nag-i-hysteria at gusto siyang daluhungin. Mabuti't naging maaga pa mga nurse at sa pagtawag ng male attendant na umaawat dito. "Ikaw! Ikaw ang dapat mamatay! Hindi ang akin si George! Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ang aking anak!" Nagsisigaw to na pilit kumakawala sa mga humahawak. Nandilisik ang mga mata. Lumung-lumo naman si Josh at hindi niya magawang magsalita upang mga tuwiran. Marami pang masasamang sinabi at paninisi ang matandang babae bago tuli ang nailabas ito ng mga attendant. "Kasalanan ba niya? Hindi ba't siya man ay nawalan din? Hindi ba't siya man ay nagdadalamhati rin? Aren't they supposed to console each other?" Parang bata siya nang humihikbi. Ibinaon na mukha sa una na doon ay malaya na nanangis. Nang lumabas siya ng ospital, ibinigay sa kanya ang personal niya mga gamit. Kasama na rito ang maleta niya. Nasa bahay na siya nang maalala niyang wala siyang suot na singsing at yung binigay sa kanya ni George, pati na ang marriage contract nila. Ibinuhos siyang lahat ang laman ng kanyang bag at maleta sa ibabaw ng kama. Wala! Sinuwid na niya itong lahat ngunit talagang wala.
Muli siyang bumalik sa ospital at nagtanong at wala rin siyang suot na singsing nang idating sa ospital. Ang mga gamit naman ay unang ibinigay kay Mrs. Valderrama sapagkat ito ang pamilya ng namatay. Hindi makapaniwala si Josh na ninakaw ang singsing niya. Kailupit naman ang ibang tao at ang marriage contract naman nila ay maaring nasa mama ni George. Nagtungo siya sa Das Marinas upang kausapin ito, ngunit pinagtabuyan siya. Humihiyaw nito ang sinasabing hindi siya pinakasalan ni George na hindi nag-asawa si George. Hindi na makapaniwala si Josh sa narinig. Ganun pa man ay hindi siya nawala ng pag-asa. Nagtaksi siyang nagtungo sa bahay ng judge na nagkasal sa kanila ni George. Halos hindi pa kanyang matandaan ang pasikot-sikot ng mga kalye. At ang matagpuan naman niya ay parang bumabang sumabog sa kanyang balitang sinabi ng katulong na naroon. Wala rin ang huwes na nagkasal sa kanila at nagbakasyon sa Amerika at dumalo sa mga anak ni Turon. Hindi alam kung kailan ang balik at maaring buwan o taon. Lumong-lumo si Josh at hindi malaman kung anong susunod na gagawin. Kanino siya lalapit? Sa ang ahensya ng gobyerno niya ititrace sa mga dokumento? At kung sakaling matrace niya ang ahensya, hanggang saan umabot ang salapi ni Agatha Valderrama? Wala siyang katibayan na kahit ano. Kahit na ang mga alaala ni George ay wala rin. Ang mga litrato na sana ay nasa sa kanya ay wala ng lahat kahit ang naipa-develop na sa Baguio. Wala ang singsing, wala ang dokumento ng kanilang kasal at wala ni anuman. Isang masamang panaginip lang ba lahat ito? Sana at magigising siya na nasa tabi niya si George. Oh George! George! Paimpit niyang mga hikbi. Isang marahang katok ang nagpanumbalik sa kanya sa kasalukuyan. The irony of it, narito siya ngayon sa kandili ng mga taong muhing-muhi sa kanya. Nasaan nga pala si Mrs. Valderrama? Marahang bumukas ang pinto at si Anton. May dalang tray ng umuusok na sopas, cookies at fresh orange juice. Inilapag nito ang dala sa lamesa at ngumiti sa kanya. Kinuha ang isang silya sa tokador at dinala malapit sa kama at dito umupo. Hot soup, freshly baked cookies na specialty ni Grandma, and fresh orange juice. Light meal muna at baka mabigla ang sikmura mo. Tipid ng ngiti ang sinigot naman ni Josh. You have not been eating, Josh. Patanong iyon na pagdating sa Josh. Nakita mo ba ang ID ko sa bag? Sabay silyap sa kabilang na table na nasa kanan. Marahang siyang bumangon upang sumandal at maagap na tumayo si Anton upang alalayan siya. Itinaas ito ang mga unan sa likod niya upang maginawaan siya na makasandal. Thank you. Pabulong niyang pasasalamat at maliban kay George ay wala pang nakalapit sa kanya ng ganito. Nasasamyon niya ang mask scent ng lalaki. Walang sino man nag-alala at nag-asikaso sa kanya ng ganito maliban sa bayarang mga nurse at doktor sa ospital. Nangiabot ni Anton sa kanya ang sopas, agad niyang tinanggap. Bigla ang pagdaramdam niya ng gutom at sunod-sunod ang subo niya. Nung mapansin niyang matamang nakatitig ang binata, binagalan niya ang subo at inabot ang cookies at masarap. Talagang gutom siya. Binaba niya ang mangkok sang sopas. Nasaan nga pala ako? Sa Das Marinas? Yun muna ang una niyang tanong. Hindi ko nakita ang ID mo. Nakilala kita through your picture. The one taken in Baguio. Bigla ang paglungkot na mukha ni Josh at naiilang si Anton. I'm sorry. Pilit nang umiti si Josh. At sa ikilawang tanong mo, wala ka sa Dasma. Narito ka sa bahay ko sa Alabang. Nasa coffee shop ka nang... Hindi na naituloy ni Josh ang sasabihin dahil maagap nang nagpaliwanag si Anton. May kausap ako. I came early dahil gusto kong handa ako sa aming pag-uusapan. At nang sa ganun ay mapag-aralan ko na muna. I have probably lost a client by now, but who cares about the client? Ikaw, Josh, ang mahalaga, and I'm glad to have found you. Sa isip-isip ng lalaki. Please, lumalamig yung sabaw. Gusto mong subuan kita? Ani Anton, ako mang aabuti ng mangkok. Maagap naman ang muling kinuha ito ni Josh at kasabay ng isang ngiti. Yun ang kanunahang totoong ngiti niya sa buong araw na yun. Dahil alam niyang sanay si Anton na pinagsisilbihan, hindi ang magsisilbi. Hindi sinasadya ay napatitig siya rito. Kay laki ng pagkakaiba ni Anton kay George, hindi mo mapagkakamalan na magkapatid. Mas lito ang gandang lalaki ni George, bagaman at parehong gwapo ang dalawa sa magkaibang paraan. Maputi, boyish at lagi nakangiti si George. Fashionable at laging signature ang suot at parang modelo. Samantalang si Anton, moreno at mas matangkad, 6-footer marahil,
rugged athletic type. Lihim na nangiti si Josh sa comparison. Si Anton ay tipong seryoso at commanding ang personalidad. Kung iahalo mo sa karamihan ay mamumukod-tangi. Mamahalin man ang suot ay hindi flashy at hindi magarbo. Tikim ng binata. Pumasa ba ako sa assessment mo sa akin? Birong tanong nito sa kanya. Medyo nahihiya naman na nagyuko ng ulo si Josh at saglit lang at agading tumingin muli kay Anton. Naisip ko lang, contrasting kayong dalawa ni George. Pag-aamin niya. Yeah, tumangot-tangot si Anton. Lagi kanyang binabanggit sa akin. Walang araw yata na hindi siya nagkukwento ng tungkol sa'yo to the point na gusto ko nang mainis. Tumaas naman ang kilay ng binata. Naiinis ka? Sa akin? Para ka kasing anino ni George. At dahil nga sa kababanggit niya sa'yo, tuloy naisip ko na nakilala kita. Oh, kasabay mo lang na contrasting kami. Nagkamali akong isipin kilala na kita at blankong tumingin sa kawalan. Hinagod ng tingin Anton ang maganda mukha ng kaharap at tuminga ng malalim at saka tumayo. Ubusin mo ang pagkain mo ha. Ipapakuha ko na lang sa katulong ang tray. Hindi kita dapat puyatin. Pagkasabi nun ay tinuho ang pinto. Parang gusto siyang pigilin ni George at tila nanghihinayang siya matapos ang pag-uusap nila. Bubuksan na lang ni Anton ang pinto nang muli siyang nilingon at nagsalita. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na may dalawang bagay nga pala na parehong-pareho kami ni George. And I doubt kung alam mo. Tumaas ang kilay ni Josh. At ano-ano ang mga yun? Una, we have the same taste in a woman. Pangalawa, when we fall in love, it's so daily. At tulian na itong lumabas. Matagal nang wala si Anton, ay nakapako pa rin ang mga mata ni Josh sa pinto. Ano ang ibig nitong sabihin? Hating gabi na ay gising pa rin si Anton. Halos mapuno ng upos ng sigarilyo ang ashtray. Bakit ganito ang nadaraman niya? Nuuna pa lamang nilang masilay ng larawan ni Josh na magneto na siya rito. Kairami namang nagagandahang babae siyang nakilala at nakarelasyon. Subalit walang sino mang umakit sa kanya tulad ng pag-aakit niya rito. At isiping isang araw lamang to, isinadal niya ang larawan ni Josh sa puno ng lampshade sa night table. Sa tuwing uuwi siya mula sa business meetings, hindi maaaring hindi niya to kuhanin. Pagkatapos kakausapin, tititiga at haplusin. He must be crazy, sabi niya sa sarili. At sa umaga'y pagkagising niya, mukha na naman ito ang kanyang mabubungaran. Tinitingnan ang mga labing wari kay sarap hagkan. And how would she look in a morning like this? Soft and warm sa mga bisig niya. Palagi niya pinagagalitan ng sarili. Asawa to ng kanyang kapatid at hindi tamang magkaroon siya ng damdamin para kay Josh. And to think, he was even jealous with George. Bakit nga ba hindi sila ni Josh ang una nagkakilala? Nawawala na siya sa kanyang sarili and he is acting like a schoolboy. He dated some woman sa pag-akalang sexual desire lamang ang nararamdaman niya. With his looks and money, kahit Miss Universe magkakandara pa sa kanya. Pero hindi. Hindi sexual attraction ang nadarama niya. Mas malalim pa ron. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Hanggang sa tanggapin niya ang malagim na balitang yun. At agad siyang umuwi. At ganoon na lamang ang palulumo niya dahil ayon kay Agatha. Parehong patay ang laman ng sasakyan. Nagdalamhati siya pagkamatay ni George dahil kapatid niya to. Subalit, tinangisa ng puso niya si Josh. Ayon din kay Agatha. Kinuha ng mga kamag-anak ni Josh ang labi nito. Naisip niyang hindi tama yun dahil si Josh ay asawa ni George. At naging abala siya sa pag-aasikaso sa labi ng kapatid. At nang dumating ang panahon na gusto niyang magbigay respeto sa mga kamag-anak ni Josh at dalawin ng mga to, walang maibigay na impormasyon si Agatha. Nag-hysteria to sa tuwing magtatanong siya. At kanina nga hindi na siya makapaniwalang si Josh ang nakita niya. Inakala niya baka nagkakamali siya pero hindi. Buhay si Josh. Hindi niya maaring ipagkamali sa iba ang mukhang kairaming gabing hindi nagpatulog sa kanya. Nang wala pa tong malay ay gusto niyang makatiyak. Gusto niyang buksan ang bag nito pero hindi niya ginawa. Puso niya nagsasabing si Josh yon. He has never been this romantic since many years ago. Subalit nakaukit ang mukhang yon sa puso niya. At ngayon inasa tahanan niya to. At nang hawakan niya to kanina ganoon na lamang ang pagnanais niyang yakapin ito at hagkan.
Sa ngayon, hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Pero iisa ang tiyak. Hindi niya paintulutang mawala sa kanya si Josh. At ang tita agatan niya, marami itong dapat ipaliwanag. Subalit makapaghihintay yun, ang mahalaga'y narito si Josh sa kanyang kandili. Nasilaw si Josh mula sa liwanag na nanggaling sa pintana. Si Doña Consuelo at binubuksan ng mga Venetian blind. "Good morning. I hate to wake you up, iha. Pero kailangan mong kumain. Doctor's order." Katatawag lang ni Eduardo at kinukumusta ka. Nakangiti ang matanda. Gumanti ng ngiti si Josh sa pagitan ng mga hikab. Kay gaan ang pakiramdam niya. Absent yata sa umagang ito ang morning sickness niya. Inabot niya ang kanyang wristwatch na nasa night table. Alas 11:30. Ang tagal ko palang natulog. Ang nahihiyang sabi niya. Nakabuti sa iyo to ang mahabang pahinga, iha. You look refreshed. At naupo to sa gilid ng kama. Naupo rin si Josh, yakap ang mga binti. Nakakahiya sa inyo. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga ay nang manumbalik ang dati mong sigla. Marahang tumayo si Josh at kinuha ang hairbrush sa bag niya. Kaya mo na ba ang katawan mo, Josh? Si Doña Consuelo. Mabuti na po ang pakiramdam ko. Malaking kaabalahan ang ginawa ko. Aniya habang binabrush ang kanyang buhok. Nonsense! Bilang asawa ni George, hindi ka na iba, Josh. Malungkot na ngumiti si George at nung araw, yun na lamang ang pagnanais siyang tanggapin ng pamilya ni George. Pero ngay baliwala na sa kanya yon. Wala na si George. Alam mo bang hindi makapaniwala si Anto nang makita ka? At kahit ako nang sabihin niya kung sino ka. Bakit ho? Sandaling napainto sa pagsusuklay si Josh. Ang alam namin, kasama kang namatay ni George. Paliwanag ng Donya. Pero alam ni Mrs. Valderrama na buhay ako. Nalilito niyang sagot. Si Agatha mismo ang nagsabi nun. Agad ang pagkaunawa ni Josh. Noon kasi ay nagtataka siya kung bakit ang hinahanga ang kapatid ni George. Hindi man lang siya nasilip sa ospital. At rin naisip niya tulad ni Mrs. Valderrama, marahil nasusuklam din ito sa kanya. Well, that explains everything. Huminga siya ng malalim and it doesn't matter now. The moment na lumabas siya rito ay tapos na ang ugnayan niya sa mga Valderrama. Magpapaalam na nga po pala ako sa inyo. Ani habang pinapasok sa bag niya ang brush at maraming salamat sa kagandahang loob niyo sa akin. Medyo nabigla si Doña Consuelo at hindi inaasahan yun. Alam ba ito ni Anton, iha? Hindi po ako aalis nang di nagpapaalam sa kanya. May gusto lang po akong itanong bago ako umalis. Sandali muna siyang huminto at tumingin sa Doña bago nagpatuloy. San po ba nakalibing si George? Sa family mausoleum sa Loyola nakalibing si George? Anang matanda na sandaling tumahimik. I doubt, iha, kung papayag si Anton na umuwi ka ngayon. Bakit po hindi? Nagtatakang tanong ni Josh. Bakit hindi siya papayagan ni Anton? Mahigpit ang bilin ni Ed na hindi ka dapat mawalan ng kasama sa kaligayan mo. Do you know what you've been through, Josh? Hindi sumagot si Josh. Alam na alam niya. I admire your strength to cope, Josh. Ngunit hindi dapat abusuhin ang isip at katawan. Kaya tamang dumito ka muna. Ani Doña Consuelo sa kanya. Sasagot sana si Josh na biglang bumukas ang pinto. Si Anton at may bit-bit na dalawang maleta. Hello ladies. Masayang bati nito pagkatapos si inilapag ang dala sa ibabaw ng kama. Mga maleta ni Josh. Pahanda ko na ang tanghalian natin. Si Doña Consuelo na nagtuloy ng lumabas ang silid. Bakit alam mo ang mga maleta ko, Anton? Tinignan niya ang mga to sa ibabaw ng mesa. Ngumiti naman si Anton. You were sleeping like a baby at nakukonsensya akong gisingin ka. Kaya pinangasan ko ng kuhanin ang mga susi mo sa bag. Galing ka sa bahay ko? Bulala si Josh at nagkibit balikat naman si Anton. Parang baliwala ang ginawang pag-raid sa apartment niya. Well, I thought you'd like to change, so no sweat. Nasa maleta ang mga kailangan mo. Pero hindi na kailangan yon, Anton. Uuwi na ako ngayon. Ani Josh na medyo naiirita. Pumaraman naman ang binata. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa pag-uwi mo, Josh. Ani Anton habang patungo sa may pinto. Now, kung gusto mong maligo, nariyan ang banyo. Hintayin kita sa dining room. At tuloy na itong lumabas. Naiwan si Josh na nangingit-ngit.
Padabog na binigsak ang sarili sa kama. Binuksan ang mga maleta niya at tumambad ang mga pamilya niyang kagamitan. Nang mapadako ang mga mata niya sa isang sulok ng maleta, naroon ang kanyang mga underwear. Pinamulan siya ng mukha nung maisip na nakita na at nakahawak lahat iyon ni Anton. Bantulot na pumasok sa banyo si Josh, si Anton ang iniisip at ang ginagawa nito. Nag-enjoy naman ang gusto sa paliligo si Josh. Malaki at maganda ang banyo. Para siyang bata na naglalaro sa bathtub. Eksaktong kalahating oras na lumabas siya na nakabihis na. Pinili niyang isuot ang black and white mini dress niya. Puti ang background at itim ang mga stripes. Sabrina ang color at sleeveless. She's got a nice pair of legs at nagsuot ng puting flat na sandalyas. Ang buhok ay careless na pinusot at saka hinayaan ang mga ilang-ilang hair locks na nakalugay. Para magmukhang casual. Para siyang modelo ng lumabas sa dining room. Kita-kita sa mga mata ni Anton ang matinding paghanga. Very impressive. Mahinang bulala si Anton sa kanya nang hilahin nito ang upuan para sa kanya. Magkatabi sila ni Anton at naiilang siya sa ginagawa ng pag-aasikaso nito sa kanya. Bukod pa sa naiinis siya sa ginawa noon pa man, ay nag-i-enjoy ng gusto si Josh sa pagkain. Mahusay na ho si Doña Consuelo at napalagi siya. Pagkatapos kumain, niyakag siya ni Anton sa labas upang ipakita ang poolside. Maganda ang paligid ng mansyon at malaki. Masasamyo sa hangin ang bango ng sarisaring nagagandahang bulaklak. At alam niya, ang mga tanim ay alaga ng isang hardinero. Naupo siya sa tabi ng pool. Hindi mo na dapat na dinala ang mga gamit ko, Anton. Si Josh na nauna nagsalita. Magpapaalam na nga sana ako sa iyo ngayon eh. Bahagyang umiti si Anton at nagalis ang bara sa lalamunan bago nagsalita. Tinawagan ko ang opisina mo kanina. Nakausap ko si Mr. Bernal. I gathered him to be your immediate boss. Medyo nabigla si Josh sa narinig. So? You resigned yesterday. Tinignan nito ni Josh na para bang inaasahan ng kanyang paliwanag kung bakit siya nagbitaw sa trabaho. Nang hindi siya kumikibo, nagpatuloy to. Hindi to nito maisip kung bakit ka nag-resign. May problema ka lang ba? Hindi naman makasagot si Josh. Hindi maunawaan kung bakit pinagkakaabalahan ni Anton na tawagan ang pinapasukan niya. May papasukan ka bang iba? Muling tanong ng binata. Huminga muna siya ng malalim. It was a forced resignation. Why? Tumayo si Josh upang iwasan ang tanong subalit tinawakan siya ni Anton sa braso. Kailangan ko pang magtanong ng dalawang beses bago ka sumagot? Tila naiirit ang tanong nito. Napikas si Josh sa tono ng boses si Anton. Iwinaksi niya ang kamay ng binata subalit mapili to. Sagutin mo ang tanong ko, Josh! Matigas ang boses nito. Because I was accused of immorality. At halos pasigaw ang sagot na yun ni Josh. Hindi makapaniwala si Anton sa narinig. Immorality? Ipaniwanag mo sa akin ang ibig mong sabihin. Tumingin sa Paul sa Josh at pagkatapos ipinako ang mga mata sa mata ni Anton. At sa matigas sa boses ay sumagot. Buntis ako. Alam nating lahat yan. Natural dahil nagkaasawa ka. Si Anton na tila naiinip sa gustong marinig. Hindi na nakapagpigil si Josh at bakit kailangan balik-balikan niya ang lahat ng mga yun. Hindi pa ba sapat ang dinanas niya? Masigaw siyang sumagot. Nagkaasawa? Nagkaasawa? I could not even prove it. Hindi ko mapatunayan sa kanila ang pinagbubuntis ko illegal. At hysterical na nag-iyak si Josh. Nabigla si Anton at nalito. Hindi inaasahan ang reaksyon ni Josh at ano ba ang sinasabi ng babae. Lumapit si Anton kay Josh at marahang kinabig sa dibdib ang huli upang patuloy sa pag-iyak. Calm down. Nag-i-hysteria ka. Hinuplos ito ang buhok ni Josh. Pasigaw na tinawag ni Anton ang katulong at nagutos ng tubig. Madali naman dumating ang katulong at ibinigay kay Anton ang baso ng tubig. Ang binata mismo ang nagpainom kay Josh. Uminom ka, Josh, please. Uminom naman siya. Pagkatapos ay inabutan siya ni Anton ng panyo. Nanginginig ang mga kamay na nagpahid ng luha si Josh. Salamat. Wika ni Josh at ibinalik kay Anton ang panyo. I'm sorry.
Nabasa ako ang polo shirt mo. Iyang-iya siya sa binata. Kahit ipasain mo lahat ng polo shirts ko, walang kwenta sa akin. But please, huwag ka na uling mag-hysteria ng ganun na. You've got me worried. Nag-aalal ang boses nito. Tumingala si Josh kasabay ng malalim na paghinga. Hindi ko maipakita sa kanya ang katibayang ikinasal kami ni George. Simula niya ulit. Pwede natin pag-usapan sa ibang araw yan. Baka si Anton na nag-aalalang muling umiyak ang babae. I'm okay, sabi ni Josh at putol-putol inilahad niya ang mga pangyayari. Madilim ang mukha ng binata nang matapos si Josh at bakasan tinitimping galit. Nagpakasal kami ni George Anton. Hindi ako sasama sa Baguio kung hindi. Naniniwala ako Josh at naniniwala ako. Iba ang akala sa opisina. Ang masakit pa. Kaya ako nawala ng trabaho dahil daw sa immoralidad. Pero pwede rin naman pala ako na di mawala ng trabaho. Mapait ang ngiti ni Josh. Kumulit naman ang noo ni Anton. Anong ibig mong sabihin? Paano? Nagibit ng balikat si Josh. That after 10 days, hindi na ako nagdadalang tao. Bigla ang pagkawala ng pagtitimpi ni Anton at hinawakan na magkabilang balikat si Josh at marasa tinayo. Niwag mong isipin yan. Naggangalit ang mga bagang nito. Nasaktan ako, Anton. Si Josh na hindi agad makahuma. Bigla rin ang pagbalik ng hinahon ng binata at binitawan si Josh. I'm sorry, nabigla ako. Tumalikod to at tumayo sa gilid ng pool. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Tumingala at parang pinuno ng hangin ng dibdib. Nakakabingi ang katahimikan na namagitan. Nagtaka si Josh sa inasal ng binata. Maya-maya lumapit sa kanya. I want your word, Josh, na hindi ka mag-iisip na masama para dyan sa dinadala mo. Mahinahon ngunit marinig itong salita. But of course, Anton, hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Isa pa, mangako ka sa akin na hindi ka aalis sa bahay na to nang wala kang pahintulot. Pero Anton, hindi ako maaring dumito. Pinabayan mo sa akin ang problema, Josh. Agad dito, mangako kang hindi ka aalis sa bahay ko. Alright. Alright, I promise. Temporarily, hindi malaman ni Josh kung bakit siya sumunod. Good. Good. Maikling pagsang-ayon naman ni Anton. Sa kanyang sinabi. Sunod-sunod na busina ang ginawa ni Anton. Halos gusto na bumaba para siya na mismo magbukas ang gate. Mabilis namang nagbukas ang gate. Parang kada niyang pinasok sa garahe ang safari at malakas na nagrebolusyon at sinasadya. Eksakto bumaba siya nang bumukas ang pinto at iniluwa si Agatha Valderrama na nagulat pagkakita sa kanya. Anton! Napadalo ka! Tuli-tuli sa loob ng bahay si Anton kasunod na nagtataka na si Agatha. Napahinto si Anton nang mabilis na humarap dito ang binata. Bakit mo ginawa yung Tita Agatha? Patay na si George. Nag-aalis ang boses si Anton. Napaatras ng konti si Agatha. Takot ito kay Anton at alam yun ng binata. Pero kahit minsan hindi niya ito pinagtaasan ng boses. Ngayon lang, mahinahon lagi kung kausapin niya ang madrasta. Linawid mo ang sinasabi mo, Anton. At nawawalan ka niyata ng galang sa asawa ng ama mo. Bakit kailangan palitawin mong hindi pinakasalan ni George si Josh? Anong buti ang magagawa nun sa'yo? Sumbat ng binata. Nabigla naman si Agatha at napatda. At bakit pinaniwala mo akong kasamang namatay ni George ang asawa niya? Muling tumaas ang boses ni Anton nang banggitin nito. Pumasok sa isip ang pag-aakala niya na pagkawala ni Josh. Paano mo nalaman? Kitang-kita sa mukha ni Agatha ang galit. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Sagutin mo ang tanong ko. Nanlambot ang mga tuhod ni Agatha at parang nawalan ng lakas at marahantong umupo. I hate her. Kung hindi dahil sa kanya, buhay pa sana ang aking si George. Gumagaral ka lang boses ito at bakas ang punipigil na pag-iyak. Napapikit si Anton. Tutop ang noong tumingala sa kisabi at pigil ang emosyon. Naunawaan niya ang pamimigati ni Agatha sa pagkamatay ng anak. Hindi pa sila nakakaraos sa dalamhating dulot ng pagkawala ni George. Si Agatha,
siya at si Josh. Lahat sila. Pero Tita Agatha, walang sino mong may kasalanan sa pagkamatay ni George. Aksidente ang nangyari. Nang hindi to sumagot ay nagpatuloy siya. At bakit kailangan sirain mo pagkataon ng kanyang asawa? Sa puntong to ay biglang tumayo si Agatha at galit. Ambisyos ang babaeng yun. Naghaharap ng mapapangasawang masalapi. Hinarap niya ito ng matrasta. Ambisyosa, Tita. Wari ng lilibak ang tinig niya. Naghahanap ng masalapi. Sarkastiko. Bigla ang pagbalik ng hinahon sa tinig ni Agatha. O Anton, hindi mo na ako kailangang isultuhin. Huminga ng malalim si Anton at walang mangyayari sa pag-uusap nilang ito ng madrasta. Tinungo niya ang pinto, sabalit bago ito binuksan ay nag-iwan ng salita. Nasa bahay ko si Josh. Tita Agatha, and I don't think I'd like you to see her again. May himig babala yun. Samantala, nakatanaw sa hardin si Josh. Minamas niya ng tahimik at marangyang kapaligiran. Nang mag-away ang paningin niya sa pool, ilang araw na ba lumipas mula nang magkausap sila ni Anton? Nakipagbitiw siya ng pangakong hindi aalis nang hindi nagpapaalam dito. At pansamantala ay mananatili siya sa mansyon. Halos hindi sila nakikita ni Anton itong nagdaang dalawang araw. Ang sabi ni Doña Consuelo ay abalato sa trabaho sa opisina. Nang bigla ay naisip niyang tawagan ng kanyang landlady. Hindi nga pala siya nakapagbigay ng abiso rito. Dinampot niya ang telepono at makalipas ng tatlong ring, may sumagot sa kabilang linya. Naboseyasan niya agad ng kanyang landlady. Hello, Mrs. Reyes? Si Josh po to. Josh? Ang tinig sa kabilang linya. Bago pa siya nakapagsalita ay tuloy-ituloy itong na nagsalita. Nabigla si Josh sa narinig at hindi makapaniwala. Kailan mo pinahakot ang mga gamit mo? Tatawag lang po ulit ako, bay. Parahan niyang binaba ang telepono. Mababakas sa magandang mukha niya ang galit. Kailangan na makausap niya si Anton. Nagpapasalamat siya ng maagang maumuwi si Anton ng hapong yun. Alas 13:30 pa lang ay narinig na niya ang pagdating ng sasakyan nito. Lagi sa library at basement tumutuloy ang binata. Ito ang napansin niya sa pananatili niya ron. Parang extension ito ng opisina ni Anton. Pagpasok ni Josh ay nabutan niya na inilalapag ni Anton ang attache case sa mesa. Nagulat pa ang binata sa bigla niyang pagpasok. Bakit mo ginawa yun? Pagalit niyang tanong. Nagsalubong ang kilay ng binata at naupo sa ibabaw ng mesa at nagsindi ng sigarilyo. I beg your pardon? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Anton. Narunong akusasyon sa boses ni Josh. Alam mong ibig kong sabihin. Liwanagin mo sa akin. Sawari nagpapaligiligi nga lang si Anton at may kubling ngiti sa mga mata nito habang nakatingin kay Josh. Nakausap ko ang may-ari ng apartment na tinitirhan ko. Si Josh na medyo tumaas ang boses. Oh, that? Oh yes, that. Sarkastik ang boses ni Josh na inulit ang sinabi ni Anton. Tumayo ang binata at tumikot sa mesa at umupo sa swivel chair. Hindi nito inaalis sa mga mata kay Josh. May mga kamag-anak ka pa ba, Josh? Nabigla si Josh sa tanong, anong kinalaman nun sa sinasabi niya? I don't want to make it a habit na magtanong ng dalawang beses bago mo sagutin. Inilapag nito ang sigarilyo sa ashtray. At wala akong obligasyon na sagutin ka, Anton. Napipika siya. At anong kinalaman ng tanong mo sa sinasabi ko sa iyo? Again, just answer my question. At nasa mukha ni Anton ay hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang gustong malaman. Please, dugtong nito. I like it better when you say that, Anton, kaysa yung para mo akong in a third degree. Ang formal na sagot ni Josh. Gustong ma-amuse ni Anton. Hindi tumitinag at nakatingin pa rin kay Josh. Naghihintay. Maya-maya ay naupo ito sa set. Alright. At marangin ni lahat kay Anton ang gustong malaman ng huli. Ulilan na siyang lubos. 12 years old siya nang malunod sa dagat ang mga magulang niya. Lumubog ang barkong sinasakay ng mga to, Manila to Davao. Isang tiyahe niya ang kumupkup sa kanya. Matandang dalaga. Scholarship ang nagdala sa kanya sa Maynila. Nasa huling taon siya sa kolehiyo nang mamatay ang matandang tiyahin. Ang kaunting ari-arian itong naiwan ang siya nitong ipinastuto sa sarili niya sa natitirang taon sa kolehiyo. At agad naman siyang nakapagtrabaho pagka-graduate niya na kung saan ay ang pinanggalingan nga niyang opisina.
Nang matapos ang pagsasalaysay ni Josh ay isang katahimikan na namagitan. How I admire this lady, ang sumaisip ni Anton, at kung tingnan niya si Josh na kung saan sa dami ng trahedya sa buhay na natiling matatag, kulang na lang ay yakapin niya to. Si Anton ang bumasag sa katahimikan. Sinauli ko ang apartment mo at siguro ay sinabi na rin niya sa iyong may uupa na doon sa isang linggo. Tinignan siya ni Josh at bumangon ng galit. Bakit nga Anton? Yan ang tinatanong ko sa iyo. You're pregnant and jobless at kasalukuyang nasa emotional stage. Dumito ka, Josh. Formal ang tinig ng binata. At anong pakailan mo sa buhay ko, Anton? Hiyaw niya. Di niya malaman kung maiiyak siya sa galit. How dare him? Pinanghasang kuhanin ng mga gamit niyang pribado. Inusisa ang buhay niya at ngayon ay inaalisan siya ng tirahan. Wala ka sa kondisyong magpasya para sa sarili mo, Josh. Kalmante yung sagot naman ni Anton. Ako ang nakakalam nun. Tinatanong ko malaking utang na loob sa iyo pagmamalasakit mo sa akin. Ngunit hindi ibig sabihin nun, ikaw na ang magpapalakad ng buhay ko. Hindi na tinag ang binata sa outburst niya. See what I mean? Nasa hysterical stage ka pa at hindi mo kaya mag-isa. Sanay ako na nag-iisa, Anton. Ang matigas niyang sagot. You're a very stubborn woman. Si Anton na na-amuse. Sanay ka mag-isa, alright. Pero hindi sa kalagayan mo ngayon. Uulitin ko, dumito ka sa bahay at kung makakaluwag sa dibdib mo, until such time na you can make it on your own. Hindi na makakibu si Josh at kung nawalan nga naman siya ng trabaho dahil nagdadalang tao siya, paano siyang muli magkakatrabaho gayong lalaki ang tiyan niya? Hindi kayang tanggapin ng pride niya na maging dependent kay Anton. Ngunit may katwiran to, ano nga bang ipagpapilian niya? Ilang araw lamang ang nakalipas ay tinatanong niya ang sarili kung paano niya harapin ang bukas. Ngayon, ito't inaalok sa kanya ang kasagutan. Ano't nagagalit siya? Napapidlag pa siya nang hawakan siya ng binata sa braso. Come on, masyadong emotional draining para sa'yo to. Magpahinga ka na at sasamahan kita hanggang sa kwarto mo. Huwag mo akong tratuhing parang bata, Anton. Then stop acting like one. Si Anton na naaliw sa kanya. Nalilito si Josh sa bilis sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Pakiwari niya ay hindi na niya kayang kontrolin na mga nagaganap sa kanya. Para siyang tuyong dahon na inaanod ng mabilis ng agos. Anong nakakaalaan para sa kanila na magiging anak niya? Bakit siyang pinagmalasakita ng ganito ni Anton? Alam ba to ni Mrs. Valderrama? Wala na si Anton nang magising kinabukasan si Josh. Nasa dining room si Doña Consuelo at nagkakape. Halika iha, sabay na tayo mag-almusal. Kauupo ko rin lang. Nakangiting anyaya nito. Magandang umaga ho. Bati ni Josh at hinila niya ang silyat na upo. Agad siyang binigyan ng maid ng brewed coffee. Napansin kong hating gabi na bukas pang ilaw mo. Hindi ka ba nakatulog? May nabanggit po ba si Anton kagabi? Tanong niya at dinala sa bibigang taas at uminom ng konti. Tungkol saan? Pedosenteng tanong nito. Ang totoo ay ba't ni Doña Consuelo tinutukoy ni Josh? Dahil pinaunahan na to ni Anton. Lamang ay nais itong alamin ng talagang niloloob. Gusto ni Anton na dumito muna ako. Ah, tumangot ako ang matanda. At anong pasya mo? Anito habang nilalagyan ng jam ang sandwich niya. Do I have a choice? Sa paligay ko ay wala. Kung napagpasyahan na ni Anton. Pero kayo, ibig ko sabihin para akong intruder dito. Nag-aalala ang tanong ni Josh. Maniwala ka iha, you're most welcome. Paniguro naman ang matanda sa kanya. Natitiyak niyong hindi ako makakasagabal dito. Natitiyak ko. Ulit ng Doña na na-please. Gusto niya si Josh lalo na't pinahahalagahan itong opinion niya. Nangarap ako ng maraming anak iha, pero agad ako na byuda. Kaya iisa lang ang naging anak ko, iisa din lang ang naging apo. Malungkot diba? And you are doing me a favor kung naririto ka. Napangiti si Josh at hindi makapaniwalang nalulungkot ang matanda. Gusto lang marahil ito na mapalagay ang loob niya na may biglang magbalik sa isip niya. Sabi niyo, iisang apo? Dahil po ba sa patay na si George? Sandaling tumingin sa kanya si Doña Consuelo at inabot ang baso at uminom. Kung tapos ka nung kumain iha, sumunod ka sa akin sa terrace at doon tayo mag-usap. Tumayo to at naunang lumabas. Sumigdo ang kaunting kaba sa dibdib ni Josh. Ano ba ang inaasahan niyang marinig? Inubos muna niya
ang papayan niya bago siya sumunod sa terrace. Nag-aalis ang Donya ng mga tuyong daon sa mga halamang naroroon. Nakaupo na si Josh at patuloy pa rin sa ginagawa ang Donya. Hindi ito lumilingon sa kanya na magsalita. Ngayon ko natiyak na walang gaanong sinabi si George sa iyo nang nabubuhay pa to. Simula nang matanda. Hindi po kami nagkaroon ng maraming pagkakataon. Parang may bikig sa lalamunan si Josh. Tatlong buwan pa lang halos nang mamatay si George at sariwa pa ang sugat na iniwan nito sa kanya. Hindi malang ba niya nabanggit sa iyo na magkapatid lamang sila ni Anton sa ama? Anang matanda habang patuloy sa ginagawa. Medyo nabigla si Josh. Bakit nga ba hindi sinabi sa kanya ni George ang tungkol dito? Wala namang kakaiba sa pagiging mag-stepbrothers. Hindi po si Mrs. Valderrama ang ama ni Anton? Iniwan ng matanda ang ginagawa at naupo sa harap ni Josh. Si Agatha, pangalawang asawa ni Luis, ang nasirang ama ni na Anton at George. Saglit itong tumigil at sumandal sa upuan. Anak ko ang unang asawa ni Luis. Si Lalaine, ang mama ni Anton. Nanatiling nakikinig si Josh. Apat na taon pa lamang si Anton ang mamatay ang anak ko. Tila huminga ito ng malalim. Mahina ang puso ni Lalaine mula sa pagkabata. Ito ang naging sanhi ng maaga niyang pagpanaw. I'm sorry. Oh, I'm okay. Matagal na yon. Si Agatha, empleyado siya ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ko. She was newly hired. I have to admit, she was very pretty then. But foolish. Baka sa mukha nito ang negatibong damdamin para sa mama ni George. Bilang siyang namamahala ng kumpanya, inakala niyang isa si Luis na nagmamay-ari nito. Foolish because she did not bother to check with the records. Bilang manugang ko, binigyan ko si Luis ng konting share. Pero hindi sapat para mapabilang sa mga nagmamay-ari. Presidente ng kumpanya, pang-akit ang titulong yun. Wala pang isang taong namamatay si Lalaine and Luis was lonely and grieving. Ano pong nangyari? Agatha practically offered herself. Pinakasalan naman siya ni Luis. Hindi ko siya gusto pero naisip kong sa gulang ni Anton, kailangan nito ng isang ina. Nagbuntong hininga ang matanda. Hindi po ba nagkaganon? Mahaba ang paliwanag ng Donya. Ayon dito ay hindi natanggap ni Agatha na mali ang inaasahan nito kay Luis. Nakikita nito sa katauhan ni Anton ang pagkakamaling iyon. Bilang kaisa-isang apo, si Anton ang tagapagmana ni Donya Consuelo. Nang ipanganak si George ay lalong nakita ni Agatha ang kaibahan ng dalawang bata. Bagaman at iisa ang ama, sa kabila ng ugali ni Agatha, mabuting ama si Luis. Sinikap nitong lumaking malapit sa isa't isa ang magkapatid. Sa iisang paaralan, pumapasok at lagi na ay magkasama tong pinapasyal ng ama. At hindi nabigo si Luis, lumaking malapit sa isa't isa ang magkapatid. Naging napaka-protective ni Anton sa nakababatang kapatid. At si George naman ay mahal na mahal at iginagalang si Anton. Nang pamahalaan ni Anton ang mga negosyo ni Doña Consuelo, higit ang pagunlad nito. Nag-branch out pa sa construction at fast food chain. At dahil na rin sa kagandahang loob ni Anton, kaya na natiling marangya ang pamumuhay ni Agatha, alang-alang sa ama at kapatid. Kaya ganun na lamang impluensya ni Anton sa matrasta. Anumang sandali, maaring patuloy ng binata ang anumang support ng pinagkakaloob nito, lalo na ngayong patay na si George. Sa bahaging yun ang paglalahad ni Doña Consuelo, di sinasadyang haplos ni George ang sinapupunan. At ako ngayon, kami na magiging anak ko ay kabahagi ng kagandahang loob ninyo at ng inyong apo. May lungkod sa tinig niya. Don't be ridiculous, saway ng matanda. Hindi iba kay Anton ang nasa sinapupunan mo. Malungkot na tumingin sa malayo si Josh. Don't feel so helpless, iha. Kahit siguro nasa katayuan ka para buhayin ng anak mo nang nag-iisa, hindi mo maitataboy si Anton. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni George. Hindi makapaniwala si Josh. Hindi mo maialis sa kanya yon. He was very protective kay George at sa panahong kailangan niya siya nito, wala siya. At tumayo pa to. At bukas nga pala, pahabol nito. Bili ni Anton, nasamahan kita kay Maris, ang kaibigan niya na obigay ni. Mula sa doktor, itumuli sila sa opisina ni Anton. Nasa 10th floor ito ng gusaling yun sa Paseo de Rojas. Nasa loob sila ng elevator na magsalita si Josh. Kailangan pa bang dumaan tayo rito? Baka busy si Anton. Stop worrying. Bili niyang dito tayo tumuloy pagkagaling sa doktor. Sagot ng Donya na hinawakan siya sa balikat.
At isa pa, maaring siya ang namamahalan ng mga kumpanya namin pero ako pa rin ang chairman of the board. Kumindat pa to sa kanya. Hindi na kumibo si Josh. Sa 10th floor ay bumaliga sa kanyang isang malaki at modernong opisina. At napag-alaman niyang okupado nito pati ang 11th floor. Magalang na binati ng mga empleyado si Tonyo Consuelo. Kuryosidad naman at paghanga ang para kay Josh. May isang sumipol na agad namang nilingon ng Donya. "Was that for me, Dan?" Ngitian ng Donya ang sumipol at agad naman tong lumapit. Hinago ng tingin ni Josh ang lumalapit. Gwapo, kasing gulang marahil ni Anton. Nakalong sleeves na puti at nakakorbatya. Humalik ito sa pisngi ng Donya. "But you are a beauty, Lola Consuelo. Wala ako nakitang tulad mo na tila rin na sa tindig." Tugon ng lalaki na bagaman na ang mga mata ay curious na nakatuon kay Josh. "Salamat, Dan." "Alam kong bolero ka." Ani Donya Consuelo na halatang na please. "Nariyan ba si Anton, Dan?" Tuloy sa paglalakad kasunod si Josh. Tumango ang tinanong at sinabayan sila. "Hindi mo ba ipapakilala sa akin na magandang binibining kasama ninyo, Donya Consuelo?" Si Dan na tila nagmamakaawang boses at gustong matawa naman ni Josh. "Ay oo nga pala," ani Donya Consuelo na huminto sa paglalakad. "Si Josh." "Dan?" "Dan, si Josh." "Hello, I'm very pleased to meet you." Si Dan na inabot ang kamay. Ngumiti si Josh na inabot din ang kamay. Asawa niya si Maris Iha. Si Donya Consuelo na gustong maaliw. Nagtaas naman ng kilay si Josh. Kilala niya si Maris? "Si Dan, doon kami galing, iho." At hindi mapipigil ang Donya ang hindi mangiti sa itsura ni Dan. At lumakad na ulit ito at naiwang nagkakamot ng ulo si Dan. "Huwag mong pansinin si Dan, iha. Mabiru lang yan but a very faithful husband. Isa siya sa mga senior executives ni Anton, ka-eskwela at kababata." Tumango si George at lumingali nga. "O, dito rin po ba nagtatrabaho si George?" "Oo, iha. Under siya ni Dan. Magkakaibigan sila sa labas ng opisina. Pero dito sa loob, they treat each other on professional terms." Paliwanag ng Donya. Marahan tumango si George. Ito ang daigdig noon ni George. Kinapa niya ang tiyan niya. Lagi na ay nakasunod ang alaala nito. Paano siya makakalimot? At gusto ba niyang lumimot? Ang nasa tiyan ay isang maliwanag na tagapagpaalala. "Nasa loob si Anton, Liza?" Tanong ni Donya Consuelo sa sekretarya ni Anton. "Good morning, ma'am." "Opo, he is expecting you. Nariyan din po si Miss Morelos. Kararating lang." At ngumiti ito kay Josh na gumanti rin ng ngiti at bantulot na sumunod kay Donya Consuelo. Papasok sa opisina ni Anton. Malaki at maganda ang opisina ni Anton. Masculine, bagay sa binata. Nara ang mga wall paint paneling at halos lumubog ang mga paa niya sa lambot ng carpet na kulay brown. Brown naman ang kulay ng malaking mesa ng binata at ganoon din ang cabinet na nasa likuran nito. Naroon ang telepono at intercom. Beige naman ang kulay ng mga upuan at sofa. Sa isang sulok ng silid ay naroon ang computer at may magagandang painting na malapit sa sofa. May accordion partition at chalk ni Josh na sa kabila ng partition ay ang conference room. Pagpasok nila ay agad na tumayo si Anton. Humalik si Abuela. Isa makahulugang ngiti ang binigay para kay Josh. Hinagod ang tingin ni Anton si Josh at baka sa mga mata nito ang paghanga. Kay ganda niya sa suot na printed summer dress. Puff sleeves pero off shoulder. Garterize ang bodies hanggang sa bewang at shearing skirt na hanggang tuhod. Hindi mo mahuhulaang mahigit ng 2 buwan ang tinadala niya sa kanyang sinapupunan. Pula ang kulay ng high-heeled sandals at clutch bag niya, singkulay ng mga maliliit na bulaklak sa kanyang damit. Gustong mailang ni Diyos sa ginawang pagtingin Anton sa kanya. Lumapit ito at dumako ang paningin sa kanyang bare shoulders. Maganda at makinis sa mga balikat na yon. Isang gold choker chain na walang pendant ang tanging naka-accent sa leeg niya. Ang buhok niya ay nakatiringtas mula sa tuktok ng ulo hanggang sa may batok. Napako ang paningin ng binata sa sandals niya at nagsalubong ang mga kilay ni Anton at seryoso nagsalita. "Hindi ka na dapat nagsusot ng matataas sa takong." Hindi alam ni Josh kung anong isasagot doon. Gusto niyang mainis pero ewan ba niya kung bakit bigla gusto niyang maging maganda sa paningin ng binata. Hindi siya ganito kay George. Para doon lahat ng isuot niya ay maganda kaya hindi niya kailangan na maging mapamili sa mga isinusuot. Naputol lang iniisip ni Josh nang tumikihim ang naroong babae. Lumapit kay Donya Consuelo at hinalikan ito sa pisngi. "Hello, Lola Consuelo."
Napasyal kayo? Patanong niyon sabay sulyap kay Josh na umupo sa sofa. May lunch date sa amin ni Josh ang apo ko at naupo sa tabi ni Josh. Josh? Nalaki mga mata nito na muling tumingin kay Josh na kalmante na poise na nakaupo sa sofa. Muling naupo si Anton at sumagot. Siya si Josh, ang biyuda ni George. Josh, si Margo. Ipinako ang tingin sa kinaroroon na nito. Kababata ni George si Margo. Informal na pagpapakilala ng binata. Nagulat si Margo. Ang biyuda ni George? But, what I thought she died in the accident. Bulalas ito. At saka bakit biyuda? Pinakasalan ba siya ni George? Bored na bored ang insura ni Anton. Si Tita Agata na ang tanungin mo tungkol dyan. Nag-isip si Josh. So ito ang babaeng gusto ni Agata Valderrama para kay George nun. Maganda, mistisahin, maiksing-maiksi ang buhok at kulay dilawang suot na miniskirt na lalo nagpatingkad sa kabutian nito. At magla-lunch kayo? Hindi ito nila ang sasabihin at baka ma-offend si John yung Consuelo na hindi siya pinapansin dahil abala sa pagbabasa. Pero Anton, mahalaga magkita kayo ni Mr. Sakaya. Kailangan natin yung electronics na inaalok niya. Dugtong ng dalaga. Dinampot ni Anton ang susi ng sasakyan niya at pinasok sa bulsa ng sigarilyo at lighter. You can handle it very well, Margo. Nothing is more important today than to have lunch with these two beautiful ladies at sa isang bagong bukas na French restaurant. Tuloy-tuloy ito sa pinto at binuksan para sa dalawa na medyo pabirong yumuko. Ladies, si Doña Consuelo na naaliw sa eksena ay lumingon kay Margo. Ikumusta mo ako sa papa mo, iha? Sinulya pa naman ni Josie Margo. At lumiti ng alanganin bago tuloy ang lumabas. Naiwan naman na nagpupuwis ang loob ng dalaga at tinampot ang intercom. Lisa, tawagin mo si Mrs. Valderrama. Gusto ko makausap. At pabagsak na binaba ang intercom. Josh! Josh, sana hindi na tayo nagtagpo. Oh, I wish you really have died. Tapos ang kumain ng tatlo at hinihintay na lang si Doña Consuelo na nasa washroom. Hindi sinasalubong ni Josh ang mga mata ni Anton. Gusto ko ang suot mo. You are devastatingly sexy. Wika ni Anton. Hindi malaman ni Josh ang isasagot. Naasiwa siya kay Anton. Hindi ito katulad ni George na limitado ang adjectives para sa kanya. Wala laging sinasabi si George sa kanya kundi you're beautiful o di kaya ay ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi ka na dapat magsuot ng matataas sa takong. Dugtong nito na makitang naasiwa siya. Gusto nang magalit ni Josh. Bakit ba lahat na lang sa kanya ay pinangihimasukan ng lalaking to? Kalbante siyang sumagot at nagtitimpi ng inis. Komportable pa naman ako at saka hindi naman kami naglakad ng malayo ng lola mo. Kahit na, mabuti na yung nag-iingat ka. Kung kailangan bumili ng flat shoes, bumili tayo mamaya. Pilit ng binata. Muntik nang hindi makapagpigil si Josh at talagang sasabihin niya rito na ang iniisip niya sa lalaking ito nang matanaw niya ang parating niya si Doña Consuelo. Biglang isinara niya ang kanyang bibig at sinundan ni Anton ang tingin ni Josh at napatingin ito. Para kang pusang naawat sa pagkalmot sa kalaban ah. Nanunokso pang bulong nito. And you're prettier when you're angry. Nang sumunod na mga araw, inasikaso ng binata ang paglilipat ng mga gamit ni Josh sa San Juan upang dalhin sa mansyon. Ang hindi kailangan ni ibinili ng may-ari ng apartment. Isang araw, naging panauhin niya si Margo sa mansyon. Wala si Doña Consuelo at may pinuntahan kaya nagkaroon ito ng lakas sa loob na harapin si Josh at insultuhin ang kanyang pagkatao. Hindi napigil ni Josh ang sarili at nasampal ang dalaga. Galit na galit ang dalaga at takmang gaganti ng sampal na biglang dumating si Anton. Agad na nagsumbong si Margo. At nang inakala ni Josh na ito ang kinampihan ni Anton, nagdadabog siyang pumasok na kwarto at hindi pinansin ang pagtawag ng lalaki sa kanyang pangalan. Lalo siya nag-git-git nang umalis ito para ehatid si Margo. Hanggang sa makapagkapunan ay hindi pa rin dumarating si Anton. Ayon kay Doña Consuelo ay tumawag ng binata at nagpasabing doon na maghahapunan kina Margo. Hindi nito matanggihan ang imbitasyon ng papa ng dalaga na ayon din sa Doña. Ay isa sa mga kasosyo ni Anton sa isa nilang kumpanya. Nakaramdam ng disappointment si Josh. Hindi nga halos nagalaw ang pagkain niya. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam. Pasado alas 9 na nung dumating si Anton at nakita nitong bukas pa ang ilaw sa silid ni Josh. Marahan itong kumatok at sandali lang ay nagbukas ng pinto si Josh. Anton? Gusto kitang makausap.
At pagkasabi nyo ay tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng silid at hindi nakakibo si Josh. Hinagod ng tingin ni Anton si Josh at nakamahabang damit pantulog na kulay rosas. May mga ruffles na lace sa kwelyo at ganoon na din sa dulo ng mahabang banggas. Parang prinsesa sa children's book ang tingin ni Anton sa kanya. Gabi na Anton, hindi pa pwedeng ipagpabukas. We usually sleep later than this hour, Josh. Hinila nito ang stool sa may tukador at naupo. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa inyo ni Margo kanina. Bigla ang pagbangon ng inis ni Josh. Bakit kailangan kusapin mo pa ako? Tsak na may sinabi na say si Margo. Padabog niyang sagot. I want your side of the story. Nairita si Josh at pabagsak siyang naupo sa dulo ng kama. Huwag na nating pahabayan ng usapang to, Anton. Wala akong pakialam kung ano man ang sinabi niya sa iyo. Please, gusto ko nang matulog. Bakit ba sa tuwi na tayo na mag-uusap? As you tend to fight with me? Ang natatawang tanong ni Anton, hingin ko sa iyo, isa kang manipis na babasaging kristal at mukhang hindi mo sasaktan kahit ipis. So I just wanted to know what provoked you to hit Margo. Hindi sumagot si Josh. Bakit nga ba siya naiinis? Bakit ba ganito na lang ang dating ni Anton sa kanya? Bakit ba mula na lang kani kaano na ang pagkakataong marinig niya ang pangalan ng binata? Kay raming tanong ang hindi niya kayang bigyan ng kasagutan. I hate to use the exact words na ginamit niya sa akin. But she insulted me. Hapyaw siyang nagkwento. Nagsalubong ang mga kilay ng binata at marahang tumayo at lumapit sa kanya. Parang gusto niyang sabihin dito na mali si Margo, na mga ngiti lang niya, mga mata lang niya, sapat na upang maligalig siya. Hinawakan nito si Josh sa magkabalang balikat at marahang itinayo. Nang tumingala si Josh ay nagtamang kanilang mga mata, sandaling huminto sa pag-ikot ang orasan. Bago pa niya namalayan ay lumapat na mga labi ng binata sa kanya. Gusto niyang itulak to pero wala siyang lakas sa gawin. Nanatiling nakalapat sa dibdib ng binata ang mga palad niya. Nalalambot ang mga binti niya na kung wala ang mga bisig ng binata, tutumba siya. May gumapang nakilabot sa buo niyang katawan. Maalam na hinahagkan siya ni Anton at gumaganti siya ng halik dito. At nang maramdaman ito ng binata, lalo naging mapusok. She wanted Anton to kiss her forever. Sabalit kinakabahan siyang hindi mawari sa mga nararamdaman niya. Maraan siyang kumawala sa mga yakap at halik nito. Anton, sabi niya na hinahabol ang hininga. Sakalang tila biglang natauhan ng binata. Sandaling tinitigan si Josh at saka muling kinabig sa dibdib at hinagkan sa buhok. Pinaglalabanan ng binata ang sarili ng marahang ilayo si Josh. At walang salitang mabilis sa lumabas ang silid. Litong lito si Josh, dinampian ng daliri ang mga labi. She was never like this with George. She never felt like this. Kay George, dahil mahal niya to at asawa niya ay nagpaubaya siya. And it was pleasant and nice. Kaninang hinalikan siya ni Anton, she was thrilled. So excited and wild. At gusto niyang ipadama rito ang nararamdaman niya. At kahit ngayon ay ganun pa rin ang nararamdaman niya. Parang may gumagapang na init sa buong katawan niya. Bakit ngayon lamang siya nagkakaganito? Hindi niya napigil ang pag-iyak. Napaka-unfair naman kung lagi na lang ikukumpara si George kay Anton. Hindi siya nagiging tapat sa mga alaala nito. Pakiramdam niya ay nagtataksil siya rito. Hindi na namalayan ni Josh kung paano at anong oras na siya nakatulog. Ilang araw, ang makalipas ang nangyari ng gabing yon ay halos hindi na nakikita ang dalawa. Gumagising si Josh sa umaga ay wala na si Anton. At malimit gabing-gabi na kung umuwi ito. Minsan namang nagtagpo sila sa almusal. Iniiwasan ni Josh na magkasalubong ang mga mata nila. Si Doña Consuelo naman ay lihim na nagtataka at nangingiti sa kanila. Nang hapong iyon ay nasa terrace si Josh. Hinahalo kaya ang mga lupa sa paso. Nakasuot siya ng tight denims na may ternong puting cotton midriff. Nakatalikod siya at nakadukwang sa mga halaman. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan sa suot niyang yun. Nagulat pa siya nang tumikim si Anton. Matagal niyang nakatayo sa may pintuang salamin at pinapanood siya. I've never seen such perfect view from behind. Napalingon siyang bigla. Inunat ang katawan at inalis ng braso ang mga hibla ng buhok na nasa mukha. Iko pala, maaga ka ngayon? Sagot niya habang inaalis ang guwantes na goma sa mga kamay. Naupo si Anton sa isa sa mga upuang bakal. Join me, may mahalagang bagay tayong pag-uusapan. At inuso ng binata ang upuan sa tapat. Nakapagitan sa kanila ang bilog na lamesang marmol. At tubiling naupo si Josh. Ano pag-uusapan natin?
Nagsindi na sigarilyo si Anton at nagbuga ng usok pa itaas. Anong plano mo sa buhay, Josh? Nabigla ang tinanong, bakit nagtatanong si Anton ng ganun sa kanya? Dahil kaya sa nangyari? Iniisip kaya nito na hindi mabuti magkasama sila sa iisang bubong? Sari-saring dahilan ang pumapasok sa isipan niya nang sumagot. Anong ibig sabihin ng tanong mo, Anton? Gusto ko sagutin mo ang tanong ko. Sandaling tumingin sa malayo si Josh at huminga ng malalim. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero ang tiyak, I'll find another job pagkapanganak ko. Tumingin siya ng diretso sa binata at muling nagsalita. Bakit, Anton? Sinalubong ng binata ang tingin niya. Matagal. Ganon din si Josh na sawari hinahanap sa mga mata nito ang sagot. Si Anton ang una nagbaba ng tingit inilapag sa ashtray ang sigarilyo. I am proposing marriage, Josh. Malinaw at walang gatol na sinabi ng binata. Napahawak sa armrest si Josh. Tama ba ang naririnig niyang sinabi ng binata? Anong sinabi mo? Gusto kitang pakasalan. Ulit ng binata na hindi man lang kumukurap ang pagkakatitig sa kanya. Is this some kind of a joke, Anton? Mukha ba ako na nagbibiro? At isa pa, ang mga ganitong bagay hindi ginagawang biro. Kalmating sagot ng binata. Titig na titig si Josh sa kaharap at inaarok ang sinabi nito. Hindi kita maintindihan. Paano? Bakit? Pakiramdam ba niya ay nagkaroon siya ng maraming gatla sa noo. I want to marry you. Hindi ba sapat na dahilan yon? Ang marahan ngunit seryosong sagot ni Anton. Kumarap si Josh at biglang pumasok sa isip ang nakaraan. Sa apartment nang sabihin sa kanya ni George iyon, I want to marry you. Si Anton ang nasa harap niya at hindi si George, subalit ang paraan ng pagkakasabi ni Anton. Tulad din na kung paano ito sinabi sa kanya ni George, buong pagmamahal. Pero mahal siya ni George. Pero si Anton, oh, she's imagining things. Tumayo si George at wari biglang sumikip ang terrace para sa kanila na Anton. Ano bang iisipin niya? Huwag mo akong patawanin, Anton. You cannot be so noble na dahil lang sa isang halik ay pakakasalan mo ako. Kung seryoso ka nga sa sinasabi mo. A single kiss is not the sole reason kung bakit kita gustong pakasalan. Bagamat hindi ko itatanging, I love kissing you. Kitang-kita sa mga mata nito ang panunokso at hindi ko palalampasin ang pagkakataong mahagkan kang muli. Pinamulahan ang mukha si Josh at wala na siyang sinabi kay Anton na hindi nito binabalik sa kanya. Naiirita siya. Walang kakwenta-kwenta ng pag-uusap nito, Anton. Kung ganon, ipanatag mong isip mo. Magpapakasal tayo in 2 weeks time. Mahinahon, ngunit madiing sinabi ng binata. Napatanga si Josh, pero hindi ako magpapakasal sa iyo, Anton. Ang naguguluhang sagot naman niya. Ang punto rito ay hindi sa kung gusto o ayaw mo. Inais ko na mga dapat ayusin. Kalmating sagot ni Anton. Nagsiklab si Josh. Bakit lagi na lang ay pinapagpasyahan mo ang tungkol sa buhay ko, Anton? Ama ba kita? Bata ba ako na hindi malaman ang gagawin? Ang bulyaw niya. Gusto na mangiti ni Anton sa outburst na yun ni Josh. Relax, Josh. Ginagawa ko ang sa palagay ko ay tama para sa'yo. Naawa ka ba sa akin, Anton, kaya mo ginagawa at sinasabi yan? May sarili akong dahilan, Josh, at tiniti ako sa iyong hindi awa. Dahil kung iyon ang dahilan, then I can offer financial help. Hindi ang pangalan ko. Nag-aaksaya ka lang ng hininga, Anton. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Badiin niyang salita. Sinabi ko na nga sa iyo na hindi natin pinag-usapan dito kung pumapayag ka o hindi. But just for the record, maaari bang sabihin mo sa akin kung bakit ganyan na lamang ang pagtanggi mo? Hindi ba ako desirable enough para sa iyo? Nangingiti nitong di mawari. Hindi ko pinagdududahan kahit kaunti ang attraction mo, Anton. At alam kong kay raming babae naghihintay para mapansin mo. Huwag nang isama pa ang pera mo't ang katayuan mo sa buhay. Kaya wala akong makitang dahilan para... Hindi na nagawang tapusin ang binata ang sinasabi dahil mahagap naman na sumagot si Josh. May dahilan. I don't love you, Anton. Hindi na napansin ni Josh ang sandaling paglambong ng mga mata ni Anton. Ganun pa may mahinahon pa rin na nagsalita ang binata. Maraming dahilan ang higit na mahalaga kaysa sa pag-ibig kaya nagpapakasalan dalawang tao, Josh. Yun lang ang dahilan para sa akin, Anton. I married George because I love him. Lumambot ang tinig niya sa huling tinuran. Tumingala siya at tumalikod kay Anton. Upang hindi nito makita ang namumuong luha sa mga mata niya, pinipigil niya huwag tong bumagsak. Maiyak ba siya o matatawa? This is madness. Sa ikalawang pagkakataon,
She was offered marriage ng isa pang Valderrama. At ginagawa niyang issue to. Walang babaeng tatanggi kay Anton. At bakit siya tumatanggi? Awa at nobility ay out of the question. Anong motibo ni Anton para alukin siya ng kasal? Nalilito ng binata ng pagkatao niya. Tigilan na natin to, Anton. I'm thrilled and honored by your offer. Ganun pa man, hindi ako papakasal sa'yo at sinabi ko ng dahilan. Hindi agad nagsalita si Anton. Tumayo ito at tinantya ang kaharap. Don't be selfish, Josh. Wala kang pag-ibig sa akin pero hindi mo ba may sasakripisyo ang damdamin mo alang-alang sa magiging anak mo? Hindi kita maintindihan, Anton. You are overacting pagdating dito sa pinagbubuntis ko. Ayon sa family code natin ngayon, eh hindi dadali ng anak mo ang pangalang Valderrama. Una, wala kang maipapakitang katibayang kinasal kayo ng kapatid ko. At duda ako kung magiging madali para sa iyo ang sundan iyon sa alinmang sangay ng gobyerno. Tita Agatha was too fast for that. Ani Anton, na naglakad-lakad at ang mga matay na katoon sa baldosa, na tila binibilang ang mga marble square na niyayapakan. And the iron of it, pero kung ang ginamit ni Tita Agatha na gawin niya yun. Patulin Anton. Pilit na iniintindi ni Josh ang sinasabi ng kausap at tumingin siya rito. At ang ikalawang dahilan? Tumiki muna si Anton at inalis ang bara sa lalamunan. Hindi mo ba nakikita? Apelyado mo o bibigay mo sa anak mo? At hindi ako papayag na bastardo ang kalalabasan ng anak ninyo ni George. Walang bastardo sa pamilya namin. Ani Anton na sa wari ay naubusan na ng pasensya. Bastardo? Unti-unti ang realisasyon kay Josh. Lagi na iniisip niya kung ano ang kinabukasan na naghihintay sa kanila mag-ina. Ngunit ang mga to ay more on financial aspect. Hindi pumasok sa isip niya ang magiging katayuan ng anak niya. Bagaman at hindi na unusual ang ganoon ngayon sa panahong ito, bakit niya pahintulutan na mangyari sa anak ngayon? At lahat ng ito kaya niyang gawa ng paraan. Nasa harap niyang solusyon. Hindi ba at mapalad siya? Ang iba ay hindi na magkakaroon ng ganong ikalawang pagkakataon. And Anton is a very attractive man. Financially, mamumuhay sila mag-ina na tila milyonaryo. Kung sa bagay, lahat ng mga contributing factors sa pag-aasawang inaalok ni Anton ay nasa harap niya maliban sa pag-ibig. Pero iba siguro ang mayayaman. Kadalasan nag-aasawa ang mga to dahil sa pera. Pangalan, status symbol. At ano pa nga ba? Bakit siya tumatanggi? Dahil ba kahit na tinawag itong proposal ni Anton ay yari na ang pasya nito? Pumayag man siya o hindi? At formalidad na lang kaya ang sinasabi sa kanya? Hindi ba't sabi ni Anton isasakripisyo niya ang damdamin niya? At si Anton din ba ay mag-asasakripisyo ng damdamin nito? Ewan niya. Marahil. Napasandal siya sa brick wall. Huminga ng malalim. Nilipitan siya ng binata at hinawakan sa siko. Hindi ko gustong ma-upset ka. Inalis niya ang kamay nito at itinuwid ang sarili at tumingin silang diretso sa binata. At anong uring relasyon ang inaasahan mo sa ating dalawa? Kahit papano gusto niya magkaroon ng larawan sa isip kung paano sila magsasama bilang mag-asawa. Makahulugan tingin ang pinukol ng binata sa kanya. Tulad din ng ibang mag-asawa, Josh. Walang kakaiba. Dahil hihingin ko sa iyo ang lahat ng karapatan ko bilang asawa mo. Binigyan ito ng diin ang salitang lahat na sinabay na makahulog ang ngiti. Hindi makaapuhap ng isasagot si Josh. Humakbang si Anton papalapit sa kanya at napakalapit. At base sa sinabi mo kanina, eh hindi mo pinagdududahan ang atraksyon ko sa mga babae kabilang kabaron? Halos bulong ang dating nito sa tenga ni Josh. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng binata. Nalunokso ang mga mata nito. At napakalapit ni Anton para siyang maubusan ng oxygen. Tigilan mo ako, Anton, please. Ngumiti ito. Wala akong ginagawa, Josh. Kinakausap lang kita. Wala nga. Subalit ang mga tingin at sinasabi nito ay nagsasaad ng maraming kahuligan. Naliligalig siya. Tinukod ni Anton ang isang braso sa pader at ang isa ay nasa bulsa ng pantalon nito. Nakayukuto kay Josh. Hindi mo pa sinasagot ng tanong ko. Oh, please, hindi kita maintindihan. You've been giving me mixed emotions mula nung unang araw na makita kita. Ang naiiritang sagot ni Josh na may halong pagkalito. Nagtaas sa mga kilay si Anton. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya at hindi siya makaatras. Padarang nasa likuran niya. Sa kanan ay mga halaman at waring rehas ng binata at ang braso nitong nakatukod.
Hindi ko alam na ganyan ang ginagawa ko sa iyo. Nalunokso at malamig ang boses na yun ng binata. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano-ano ang mga damdaming yun? Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Anton sa mukha niya at nagtatayuan ng mga balihibo niya sa batok. Hinawakan ng binata ang baba niya at itinaas sa mukha niya. Alam mo ba na maliban sa maganda, napaka-sexy pa ng mukha mo. Namilig ang mga mata ni Josh. Softly hinaplos ng likod ng palad ni Anton ang pisngin niya. Kinikilabutan siyang dimawari. Well, sexy is for the body, but everything in you is sexy. Ang mga mata mo, ang boses mo, alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin? Anong ginagawa ni Anton? Anong sinasabi nito? Bakit siya naapektuhan? She cannot afford to be this close. Anton, halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Para siyang nahihypnotize. Gusto niyang kumawala at pakiwarin niya ikinakapos siya ng paghinga. Itinulak niya si Anton at lumayo ng ilang hakbang. Anton, please. Sinundan siya ng tingin ng binata at nangingisla pang nalunoksong mga mata. Kanino ka ba natatakot, Josh? Sa akin o sa sarili mo? Biglang dinampot ni Josh ang guwantes na hinubad niya kanina at ibinato sa binata. Sinaluto ni Anton bago pa tumama sa mukha nito. I hate you, Anton Valderrama. At patakbong pumasok sa kabahayan. Isang malakas at tawang isinagot ni Anton. Muntik nang mabangga ni Josh si Doña Consuelo pero tuloy-tuloy pa rin siya sa guest room. Sinundan siya ng tingin ng matandang Doña. Nagtataka. Nilingon si Anton sa terrace na natatawa. Nilabas ito ang matanda at nangihinalang tilingnan ng apo. What have you done to that poor girl? Tanong nito at umupo malapit kay Anton. Huminto sa pagtawa si Anton ngunit bakas pa rin sa mukha ang kaaliwan. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Wala akong ginawa. Parang bata itong nasukol sa kapilyuhan. Matamang tinignan ng Doña ang apo at bihirang-bihira nitong makita to sa ganong mood. Masaya at nagniningning ang mga mata. Tuwi na'y seryoso to. Lagi itong nasa library at pinag-aaralan ng takbo ng kanilang mga negosyo. At kalimitan ay silang dalawa nag-uusap at nagpapalitan ng mga ideya. At si ganitong mood ay parang nabawasan ng ilang taon ang edad ni Anton. At nag-flashback sa isip niya ang mga kapilyuhan ng apo lalo na nung maliliit pa to. Hindi birong kung ilang batang babae ang pinaiyak nito. At habang ito'y nagbibinata, ilang kadalagahan na ba ang lumapit sa kanya? Ang iba'y nagsusumbong at ang iba ay naglalangis sa kanya. At ilang beses na ba silang nagpalit ng numero ng telepono? Nagbuntong hininga si Doña Consuelo. No match sa mga kalokohan mo si Josh. Anton, hindi siya katulad ng mga socialite sa pinaglalaroan mo sa mga palad mo. Spare her, iho. Maaring nagkaasawa si Josh, but she looks innocent to me. Ipupusta kong si George lang ang kilalang lalaki niyan. Of course, huwag mong ibilang ang mga kaibig at mga kaopisina. Kaya lang ka pa nag-defect sa kalaban. Biro naman ng binata. Tumigil ka, Anton. Puro ka kalokohan. Alam ko may pinaplano ka. Sabihin mo sa akin. Madiing sabi ng Doña. What a tyrant old lady you are. Si Anton na dramatikong tono. Huwag mo akong iligaw. Magsabi ka ng totoo, Anton. Pumormal naman ng binata at huminga ng malalim. I'm marrying her. Tumasang isang guhitang kilay ng Doña at ngumiti ng may pagsang-ayon. Kausap ni Anton si Dan nang biglang pumasok si Margo. Totoo ba ang nabalitaan to, ko Anton? Totoo ba? Ang walang kaabog-abog nitong bungad. Tumayo si Dan at inalok ang upuan sa dalaga. Sit down, Margo, para kang ipuipong basta nalang umiikot. Nakangiti naman itong sabi. Isa ka pa, bulyaw ni Margo. Nagkipit ng balikat si Dan at nagpaalam kay Anton. Nairitang hinarap ng binata si Margo. Nasa kita kami ng masinsinang pag-uusap tungkol sa project sa Cebu. Tapos heto ka from nowhere. Totoo ba mag-aasawa ka na? At ang Josh na yun ang pakakasalan mo? Tila nag-hysteria ang tanong nito. Ang bilis ng balita. Formal pa rin ang tinig ni Antona habang inaayos ang ibabaw ng mesa. Yes, at nagmukha akong tanga. Alam mo namang doktor ng papa si Ed. Ani Margo na binigsak ang bag sa kabilang silya. At sumama pati ang loob ng papa dahil hindi mo siya pinasabihan man lang. Hindi iisipin ni Anton na nagkalat ng balita si Ed dahil hindi naman niya sinabing confidential to. Isa pa, lahat halos ng mga kaibigan niya ay ang pag-aasawa niyang hinihintay at inaabangan. Calm down, Margot. Maupo ka. Marang utos ni Anton. Pabagsak ito umupo na tila bata. Hindi to isang ingranding kasal, Margo.
Simple lang at pribado. Si Ed at ang lol ang tumatayong mga witnesses. Hindi si Anton ang klase ng tao na nagpapaliwanag sa mga ginagawa niya. Pero sa pagkakataong to ay matyaga niyang ipinaliliwanag kay Margo kung bakit hindi nito nalaman kagad. And a long time ago, nangako kami nito sa isa't isa na hindi mawawala ang isa't isa sa araw ng aming kasal. Naturally, kasama roon si Maris. May himig hinanakit at galit ang boses ni Margo nang muling magsalita. Ang akala ko ba may unawaan tayong... Unawaan ano, Margo? Agap ni Anton sa sasabihin ni Margo. Ni Mr. hindi ako nagbigay ng pahiwatig na higit pa sa kapatid ang turing ko sa iyo. Tumalim naman ang mukha ng dalaga. Noon, si George. Ngayon ikaw naman. Ano pa meron ng babaeng yan para kabaliwan yung magkapatid? Malisyosang tingin ang pinukol ito kay Anton. Tumigil ka, Margo. But why are you marrying her? Hindi pa rin tumasawata sa pangungulit. May sarili akong dahilan. Maiksi ang sagot ni Anton at muling binaling nito ang atensyon sa mga papeles na nasa mesa. Alam ni Margo na tinatapusan ni Anton ang pag-uusap nila. Nasa mukha niya ang hinala nang iabot kay Anton ang kamay niya. Ano pong sasabihin ko kung ganun? Congratulations? Hindi gusto ni Josh na sumama sa binata, ngunit mapilit ito na siya mismo ang dapat pumili ng wedding ring nila. Nasulob sila ng isang kilalang tindahan ng alahas sa Makati. Nakahawak sa bewang niya si Anton habang tumitingin sila ng mga display sa eskaparate. Gusto niyang alisin ang kamay nito, sabalit naroon ang nakangiting sales lady. Para sa kanya, hindi naman kailangan ng ganoong gawin ni Anton. Magmula nung mag-usap sila sa terrace, iniiwasan niya na magkasarili ng sila ng binata. Wala siyang tiwala sa sarili niyang katawan. At sa sandali magre-react siya ay ginagamit iyon ang binata laban sa kanya. Naglabas ng ilang pares na magpipilian nila ang sales lady. Sa paningin ni Josh ay magagandang lahat. Alin sa mga yan ang pipiliin mo, sweetheart? Masuyong nakangiti at nakatingin sa kanya ang binata. Kitang-kita namang kinikilig ang mga sales lady sa kanila. Anton is doing a fine show. Anong isip ni Josh? Ganun pa man eh, hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Hindi pa pwedeng ikaw nilang pumili? Ani Josh. No, madingin sagot ni Anton. You will be wearing my ring for a very long, long time at ayokong pagsisihan mo kung ano na lang ang kinuha natin. Pabulong yun sabalit naroon ang katatagan ng sinabi na sinamantalang yumuko ang sales lady upang kumuha pa ng ilang pares. Muling tinitigan ni Josh ang naroong pares sa mga singsing. Sa totoo lang, natitril siyang di mawari. Pinaglipat-lipat niya ang mga mata niya sa mga naroong pares sa mga singsing. Sa wakas ay dinupot niya ang sa paligay niya ay simple lang pero maganda. Isang gold band na may apat na diamond stones na diagonally design. Ito? Tumingin siya kay Anton at pinakita to. Sandaling tinignan na binata ang singsing bago tumitig sa kanya. Napansin ni Anton ang kislap sa mga mata ni Josh. Yan na po ba ang napili niyo, ma'am? Sir? Tanong ng sales lady. Saka palang bumalik ulit sa singsing ang paningin ni Anton. Ito ba ang napili mo? Excellent choice. Muntik nang mapabulala si Julie na makita nang hindi sinasadya ang resibo at ibinalik ng sales lady ang card ni Anton. Nasa sasakyan na sila na magsalita si Josh. Hindi ba napakamahal naman ito, Anton? Habang sinisipat ang laman ng munting kaheta. Naaalin na tinignan siya ni Anton. Ang pagkakaalam ko, ang ibang babae mas pinipili ang pinakamahal pagdating sa alahas. Gustong sumagot ni Josh na hindi siya ang ibang babae pero minabuting hindi na kumibo. Muli naman na nagsalita si Anton. Hindi natin pinag-uusapan ng halaga. Yan ang napili mo at gusto ko rin. Sabi ko nga, mahusay kang pumili, sweetheart. At idiniinito ang huling salita na natili hindi na kumibo si Josh at itinuon ang mga mata sa kalsada. Isang araw bago ang kasal nila ni Anton ay dinalaw ni Josh ang libing ni George. Nakaramdam siya ng guilt dahil ito ang kanunahan niyang pagdalaw sa puntod ng asawa. Malungkot niyang ibinaba ang dalang mga bulaklak. I'm marrying your brother, George. Anong isip niya? Ganito ba ang gusto mong mangyari? Ang larawan kong pilit mong pinapadala kay Anton ay nagsisilbing tanging tulay upang makilala niya ako. I survived dahil sa iyo. Para ba sabihing ipinunla mo? Pero hindi mo pa alam yun noon. O para kay Anton, did you really want me to meet your brother, George? Hindi alam ni Josh kung gaano siya katagal na nakatayo doon. Hindi niya nadaramang may lumalapit at nagulat pa siya na magsalita ang dumating. Lumingon siya. Anong ginagawa mo dito? Si Agatha Valderrama. Hindi sumagot si Josh.
Umatras ng konti sa gilid upang mailapag na matandang babae ang dalang mga bulaklak. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawala ng kaisa-isang anak? Matigas ang boses nito ngunit hindi sumisigaw. Anong maaari niyang isagot upang pawin ang sakit na nararamdaman ni Agatha? Gusto niyang tumalikod at lumakad palayo pero mabigat ang mga paan niya. Ang sabi mo nun, nawalan ka ng asawa. Totoo, pero mag-aasawa ka ng muli, hindi ba? Sa napaka-iksing panahon, Josh? Sa napaka-iksing panahon, inagpalit ka ng asawa? Galit at hinahakit ang nasa mga mata ng matanda. Parang hiniwa naman ang patalimang dibdib ni Josh. Walang kapalit si George sa akin, Josh. Wala! Dugtong nitong sabay dako ng luha ang mga mata sa puntod ng anak. I'm sorry. Ang tanging na sabi ni Josh bago siya lumakad pabalik sa naghihintay na sasakyan. Napakabigat ang nakadagan sa dibdib niya. Sa karapatang pinagkaloob sa akin ng batas, kayo ngayon ay mag-asawa na. Tulad nung una ay may nagabot ng ballpen kay Josh. Dito po, Mrs. Valderrama. Ang clerk at tinagdaan ni Josh ang dokumento. Nakaramdam siya ng deja vu. Pagkatapos ibinigay naman niya kay Anton ang ballpen. Pumirma rin ito sa dokumento at sumunod na pumirma ay ang mga sponsor, si Doña Consuelo at Eduardo. Tulad din nung una, ibinigay sa kanya ang dokumento at ulit din, ipinasok niya sa bag niya. Hinigkan siya ni Doña Consuelo sa pisngi. Hinawakan siya sa braso. Nalalamig ka, iha! Alito na medyo nagkaalala. Bago pa nakasagot si Josh ay kinamay na siya ni Ed, ng judge at ng mga empleyado sa opisinang yon. Naka-freeze na ang ngiti niya. Tumingin siya kay Anton na nakangiti sa kanya. Hinawakan siya sa braso at inakay palabas kasunod si Doña Consuelo at Ed. Pabalik sila sa mansyon. Doon na mismo gaganapin ang maliit at pribadong handaan. Nakatitig si Josh sa harapan ng sasakyan. Blanco ang mga mata. Ginagap naman ni Anton ang kaliwang palad niya at malamig ito. Honey, are you alright? Nag-aalala ang tanong nito. Marahan siyang tumango at na magsalita ay nanginginig ang boses. Naisip ko lang, this is a replay. The whole process itself. Honey, hindi mo kailangan magsalita kung hindi mabuti ang pakiramdam mo. Ani Anton na inihinto ang sasakyan. Sumandal ka, dugtong nito. Pinindot nito ang button na naghihilig sa upuan ng kaunti at isinandal ang asawa. Nanlalamig ang buong katawan ni Josh. Isipin mo, ani Josh na hindi mawari kung tatawa o iiyak. Dalawang beses ako na naging Mrs. Valderrama sa pagitan lamang ng 4 na buwan. Tinignan niya ang suot na singsing at sinulya pa ng kamay ni Anton. Kapareho ng nasa daliri niya ang nasa daliri ni Anton. George also gave me one, pero nawala rin. Nalilito si Anton sa ginagawin ng asawa at nag-aalalang tiningnan niya to. Tulad ni George, iiwan mo rin ba ako, Anton? Patuloy ni Josh at halos hindi na marinig ni Anton ang tanong na yon. Kinabig ni Anton ang asawa sa dibdib at nalalamig pa rin si Josh. Pinatay ni Anton ang aircon ng sasakyan. Oh Josh, I'm sorry. Napaka-inconsiderate ko. Hindi ko inisip na baka manumbalik sa isip mo ang tromang dinanas mo. Mahigpit na hinapit ni Anton ang asawa at hinaplas sa mga braso. It's alright, honey. It's alright. Hinagka ni Anton ang buhok nito habang tuloy sa paghaplos sa mga braso ng asawa. Napapikit si Josh at nakaramdam ng init at kumalma ang dibdib. Listen, honey. Ang nangyari kay George ay hindi natin gustong lahat. Hindi kanya gustong iwan. Ang kamatayan ay dumarating sa ating lahat. Ngayon, hindi madaling maging matatag pero kailangan gabi natin. Life must go on. Huminga ng malalim si Anton bago muli nagsalita. At hindi kita iiwan, Josh, not for any other reason. Only when I breathe my last. Bulong na lang halos ang huling tinura ni Anton. Nagulat pa sila nang may kumatok sa salamin ng sasakyan. Tinted ang salamin pero naaninag nila si Ed. Binuksan ni Anton ang bintana. Pare, bago sa akin ang honeymoon sa loob ng safari sa tabi ng Hollywood Highway and in broad daylight. Nakatawa to. Naiiyang kumabala sa asawa si Josh at inayos naman ang upuan at sarili. Nawala sa isip ko may kasama nga pala tayong doktor. Ani Anton na sinulya pa ng asawa. I'm fine, Anton. Tayo na. Ani Josh na hindi makatingin sa asawa at kay Ed. Back off! Ani Anton sa natatawa pa rin si Ed. Isinarang muli ang salamin ng sasakyan. Sigurado ka? At muling ginagap ang kamay ni Josh. Wala na ang panlalamig nito. Marahan siyang tumango. Na dumating sila sa mansyon ay naroon na si Nadan at Maris.
Kinabayan sila ng mag-asawa at hinagka ni Marie si Josh at hinila sa may sofa. Naiwan ang tingin ni Josh kay Anton dahil hindi man lang ito nagpapaliwanag na muling magbiro si Ed. Huwag mong intindihin ang mga lalaking yan. Ani Maris, laging ganyan ang mga yan pag nagkakasama. Ngayon pa eh, wedding day ninyo. Nahahalata ni Josh na tila may gustong sabihin si Maris kaya siya nito hinila sa sofa. Parang ikaw ang kinasal. Ani ya, you are glowing. Kitang-kita ba? Oh Josh, I can't wait to tell you. 2 weeks na akong delay. Galak na balita naman ni Maris. Congratulations! Natutuwa ako para sa inyo ni Dan. At totoo yun, napag-alaman niya mula kay Doña Consuelo na 5 taon nang kasal si Maris at Dan pero wala pang anak. And you can guess my age ha? Pero hindi bale, may lahing kambal si Dan eh. At gusto mo ng kambal? Nagulat si Josh. Para bawiin yung mga taong nagdaan, no? Nakangiting, sagot nito. Lumapit sa kanila ang mga asawa nila. Umupo si Anton sa tabi niya at hinapit siya nito sa bewang payakap. Gusto niyang pumalag pero nakatingin na mag-asawang Dan at Maris. Nagparaya siya. And Anton is taking advantage. Manakanak ang hinahalikan nito ang batok niya at gumagapang ang kilabot niya sa katawan. Sinabi mo na ba ang magandang balita? Si Dan na hinahaplos ang siya ni Maris. Tumaas ang kilay ni Anton. I can't believe it. Gusto ko nang maniwalang baog ka. At nagtawanan ng tatlo at nakangiti lang si George at lumapit si Ed. Kanina ko pa gustong sabing I'm out of place, ani Ed. Mag-asawa ka na Eduardo and you will never be out of place. Malapit ka na mapag-iwanan ng panahon. Sigaw ni Doña Consuelo na inaayos ang dining table at nagtawanan muli. Mag-alas 10 na ng gabi nang magpaalam ang mag-asawa. Naunang umalis si Ed dahil kailangan nito sa ospital. Nakasakay na ang mag-asawa sa kotse at tumahabol pa nang pilin. Si Marie is kay Josh na magpunta siya sa klinik nito para sa lecturer na pagpapatingin. Medyo napagod si Josh, ngunit hindi makakailang maligaya siya. Tinanggap siya ng mga kaibigan ni Anton ng walang reservasyon. Sa kanunahang pagkakataon mula nang maulila siya, nakaramdam siya ng seguridad ng pamilya. Mula kanina hanggang ngayon, malambing si Anton. Pakitang tao lang ba yon? Pero hindi. Kahit wala nakatingin ay lagi ito nakaakbay at nakahawak sa kanya. Hindi ni miminsang nahuli niya to na lagi nakatitig sa kanya. Kung tutuusin, sa tuwing lalayo sa kanya si Anton upang kumuha ng pagkain o di kaya ay magiinom, ang pakiramdam niya ay kulang. Kung maaari nga lang na lagi ito sa tabi niya. Bakit? Hindi niya maunubaan. Nagulat pa siya na magsalita si Anton. Ang lalim ng iniisip mo, tayo na sa loob. Nakaakbay ito sa kanyang pagpasok sa kabahayan. Wala na si Doña Consuelo at mga katulong nilang ang nagliligpit. Sa guest room nagtuloy si Josh. Bubuksan na lang niya ang pinto nang ipatong ni Anton ang kamay nito sa kamay niya at alisin mula sa pagkakahawak sa doorknob. Inilipat na ng mga katulong ang mga gamit mo kanina sa master bedroom. Bulong nito. I see. Si Josh na tumingin sa itaas. Nasa second floor ang master bedroom na siyang kwarto ni Anton. Napakarami ng kwarto sa itaas na hindi niya alam kung alin doon ang kay Anton. Muntik na siyang mapasigaw kung hindi niya natakpan ang sariling bibig. Nang bigla siyang buhati ni Anton papanhik. Ibaba mo ako Anton! Ano ba? Nagpipigla siya subalit mahigpit ang hawak nito sa kanya. Sinusunod ko lang ang tradisyon. Ang nakangitiin na sagot nito. Alam mo ba ang kulang nilang ay ipagtaboyan ko ang tatlong bisita natin? Hindi ko mibu si Josh. Hindi malaman ang gagawin. Siya naman kung maari lang ay huwag nang paalisin ang mag-asawa dahil kinakabahan siyang hindi mawari kapag napag-isa sila ni Anton. Pagdating sa itaas ay binuksan nito ng pinto. Pinasok siya sa loob at maingat siyang inilapag sa kama. Nang bitawan siya ni Anton ay agad siyang tumayo. Sinikap niyang maging casual at tinungo ang malaking wardrobe. 2 malalaking pinto meron ito. Saan dito nakalagay ang mga gamit ko? Tanong niya kay Anton sabay bukas ng unang pinto. Muli niyang sinara ng tumamba ng mga pamilyar na gamit ng asawa. Hindi sumagot si Anton na nakatingin sa kanya. Lumingon si Josh. Parang gusto niya magpanik na parang walang anumang naghubad si Anton. Totally. At nakatingin ito sa kanya at hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Bakit ba naninerbo siya? She's acting like a foolish virgin. Bumalik siya sa kama at naupo sa may dulong paanan. Pagkahubad, walang anumang humigato ng pahalang sa kama. Sa likuran ni Josh at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Marahang tumawa naman si Anton. Natatakot ka ba sa akin, Josh? Hindi, sagot niya.
Good. At unti-unting binuksan ang zipper ng damit niya. Biglang tumuwid ang likod ni Josh. Naramdaman din niya ang pagkatanggal ng hook ng kanyang bra. Hinawi ni Anton mula sa balikat pababa ang damit niya sa bra at tumanbad dito ang kabuuan ng kanyang likod. Beautiful. Bulala si Anton na pinagkapang ng marahan ang daliri nito mula sa batok ni Josh pababa. Napakislot si Josh at para siyang kinukuryente. Alam mo bang may tatlong maliliit kang nunal sa likod? Masuyong tanong ni Anton. Hindi, I mean, yes. Hindi siya maganda tuto. Paano niya malalaman kayo hindi naman niya nakikita ang likod niya? I'll enjoy my exploration, honey. At marahantong tumawa. Tumayo si Anton at umikot sa harap niya. Hinawakan siya sa balikat at itinayo. Tuloy ang bumagsak sa paanan niya ang damit at bra niya. Napapikit si Josh at napangiti si Anton. I like you when you are shy. Nanunokso to. Nanaig ang pride at sinalubong niyang pilit ang mga tingin ni Anton. Nag-enjoy ng gusto si Anton sa panunokso sa kanya. Nang hapitin siya ni Anton sa bewang, naramdaman niya ang init na gumuhit sa buong katawan niya. Lalagnatin siyang hindi mawari at hinigkan siya nito sa buhok. Gusto ko ang choice mo ng shampoo. Amoy hamog sa umaga. Napalunok si Josh nang bumaba ang mga labi ni Anton sa may puno ng tenga niya. Pagkatapos gumapang sa leeg niya. Anton, please. Please what, honey? Tanong dito sa pagitan ng mga halik. Ano nga ba dapat niyang sabihin hindi siya magmukhang katawa-tawa? Sasabihin ba niyang huminto si Anton sa ginagawa nito sa kanya? Hindi, dahil gusto niya ang ginagawa nito. At unti-unti, dahan-dahay masayong hinahalikan ni Anton ang mga labi niya. Tinutukso-tukso. Hindi nagmamadali. Hindi niya akalain ganun kasarap ang halik. And Anton is expertly kissing her. Nang huminto si Anton ay nakadama siya ng disappointment. Marahan siyang hinila nito pahiga sa kamat hinagod nito ng tingin ng buong katawan niya. Perfect. Nagtatalo ang mga emosyon ni Josh. Sinikap niyang huwag pumikit nang tanggalin ni Anton ang kahuli-huliyang nakatakip sa katawan niya at ihagis iyon sa sahig. Nagulat siya nang hawakan ni Anton ang tiyan niya. Dinadama ba nito ang buhay na nasa sinapupunin niya? Nang tumingin siya sa mukha nito ay lalo siyang namangha sa nakita niya ron. Warmth and tenderness. Mananatili na sa alaala ni Josh kailanman ang anyo na yun ng asawa. Subalit sandali lang yon, muli siyang hinagkan nito at sa pagkakataong hinay mapusok at nag-aangkin. Anton, hindi mo ba papatayin ng ilaw? No, honey. Hindi inaasahan ni Josh yun. Gustong mailang at tinitigan siya ni Anton. I hate loving you in the dark and it's a pleasure watching you respond to my lovemaking. At ayokong ipagkamali mo ako sa iba. Seryoso ang mukha ni Anton sa huling sinabi. Never. Hindi halos iyon lumabas sa bibig ni Josh at isa lamang yung mahinang bulong. At inangkin siya ni Anton na parang hindi na akalaing imposible. Hindi niya iniisip ang ganong fulfillment and sexual contentment at gusto niyang mapaiyak. Naalimpungatan si Josh at parang may hanging dumampi sa mukha niya. Pilit siya nagmulat ng mga mata. Si Anton at hinihipan ang mukha niya. Hello, beautiful? Hi. Antok na antok pa siyang talaga. Pumikit siyang muli at dumapa siya sa pag-asang sana huwag na siyang kausapin ni Anton. Narinig niyang marahantong tumawa. Alam mo bang kay ganda mong pagbasan sa pagtulog? Oh, you're watching me sleep? Ani Josh na kalahati ng mukha ay nakabaon sa unan. Yap, mga 10 minuto na siguro. Anong oras na? Namamalat pa ang tila boses niya. Lunchtime. Lunchtime? Hindi siya makapaniwala. Bigla siyang bumangot na laglag ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Nalimutan niya na wala siyang saplot na kahit ano. Agad niyang tinampot ang kumot at tinapis sa katawan. Nakita ko ng lahat kagabi yan. Bakit ka mahihiya? Tukso ni Anton. A shy woman by day, a tigress by night. Nakangiting dugtong nito. Anton! Aniya na pinamulahan ng mukha. Tumawa na malakas si Anton at hinatak siyang muli sa higaan. Sagutin mo ako ng totoo. Were you always as? No! Maagap niyang sagot. Hindi niya gustong marinig ang unang sinabi ni Anton. Kagabi lang? O Anton, bakit kailangan mong itanong? Nagsusumamo ang tinig ni Josh. Gusto ko malaman. Pilit nito. Marahan tango ang isinigot niya at ngumiti sa Anton. I thought so. Sandali na nag-isip. May sinabi ka kagabi nung sabihin kong ayokong ipagkamali mo ako sa iba? Sumagot ka ng never. Anong ibig sabihin nun?
Hindi niya gustong sumagot at akma siyang babangon pero hindi siya makaalipas sa mga bisig ni Anton. Tumingi siya rito ng diretsyo. Hindi kita ipagkakamali kahit kanino, Anton. Una, there was only George. Pangalawa, it was just you who gave me that ecstatic pleasure. Honey, I take delight in doing so. Ewan ni George, subalit nakadama siya ng pagkapahiya dahil sa ginawa niya na pag-amin. Sa dami ba naman ang naging babae mo, sino ang magiging eksperto? Hindi niya alam kung paano lumabas sa bibig niya yun at hindi niya mababawi. Tumawa ng malakas si Anton na lalo niyang ikinainis. Nakakahimig ba ako ng pagsiselos doon? Nagahamon ng mga ngiti ni Anton. Hindi sumagot si Josh. Lahat ng sasabihin niya rito ay babalik din sa kanya at naaaliw si Anton na tinutokso siya. Tumalikod na lang siya at tinakpan ang una ng mukha. Masuyutong inalis si Anton at bumangon siya at umiwas. Nagugutom na ako, Anton. May bahid yun ang katotohanan. Ako rin, pero hindi sa pagkain. At hinagkan siya sa mukha, sa labi at napapikit si Josh. At muli ay naulit ang maliligayang sandali ng nagdaang gabi. Nang sumunod na mga araw, hindi maitatatuwang maligaya si Josh sa piling ni Anton. Wala siyang masasabi ni Rito. Higit pa sa mga inaasahan niya ang mga pinakikita at ibinibigay ni Anton. Hindi niya pinagsisisihang nagpakasal siya rito. Mapalad siya sa pagkakaroon ng asawang tulad ni Anton. Maliban sa physical at financial attractions nito, mabait at maalalahanin si Anton. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang nasa sinapupunin niya. In bed, lalo siyang walang maipipintas. Kahit pagkatapos siyang masiyahan, naroon pa rin to at bumubulong ng mga sweet nothings. Nanunokso to the point na gusto na niyang mapikon. Si Anton ay tukso. Bruto kung minsan, bossy and authoritative. Minsan, gusto niyang isiping diktator to. But you can't have them all, hindi ba? Isa pa, ewan niya. Pero kung wala ang mga yon, eh hindi to si Anton. Sa tuwing ay sumasagi sa isip niya kung bakit siya pinakasalan Anton. Gayong kay dami nito mga dalagang mapagpipilian. Pero hindi na niya gustong itanong pa. Hindi kailangan magkabahid ng kaligayahang nadaraman niya. It's so unfair to ask for more. Kahit na nga ba ito paman ay pag-ibig. Palabas na sila ng La Mayes Clinic ng isang babae ang biglang nahinto sa pagbubukas ng kotse nang matanaw si Anton. Lumapit ito sa kanila. Anton? Ano ginagawa mo dito? Malambing na kumapit sa bisig ng lalaki. Familiar kay Josh ang mukha ng babae at nakita na niya to somewhere. Sandali lang siya nag-isip. Isa to sa mga finalist ng isang beauty contest na ginanap ng isang taon. Prestigious and pageant na yun. Karaniwan na ay anak ng mayayamat kilalang tao ang mga sumasali. At kaya niya natatandaan ni dahil ito ang paborito niyang kandidata. Ito ang gusto niyang manalo noong pinanonood niya to sa television. Napakaganda nito sa personal. Hindi mapigil ni Josh ang paghanga at magkakilala ito't si Anton. Hindi katakataka dahil pareho sila nang ginagawa lawa na sosyedad. Muli niyang tiningnan ng babae talagang pang beauty queen. Matangkad, 5'8 siguro. Magandang katawa at kay puti at kay kinis ng kutis. Hello, Irish. Si Anton. Makahulugan ng ngiting binitawan nito kay Anton at parang kinurot ang puso ni Josh. Hindi ka man lang ba nagpaalam sa akin na uuwi ka pala ng Pilipinas? Talaga nagtampo ako sa iyo. Anito na lumabi pa. Mga labing tila nag-aanyaya ang halikan. Tumikim naman si Anton. My brother died in an accident, Irish. Kaya nagmamadali na akong umuwi. I'm sure nabalitaan mo nangyari kay George. Sagot ni Anton. Gumuhit ang pagkabigla sa mukha ng babae. Oh, I'm sorry, darling. Hindi ko alam. Tumalim ang mga mata ni Josh sa tinawag ng babae sa asawa niya at muli ito na nagsalita. Hapon lang ng umaga ako dumating mula sa Canada. Na-extend ang engagement ko sa LA for another man. Tapos sa dalawang city sa Canada. At talagang tatawagan kita ngayong gabi, darling. Anito na mahigpit ang hawak sa braso ni Anton. Muling tumikim si Anton at nilingon ang asawa na nasa likuran nito. Hinawakan sa kamay at tila noon lang napansin ni Irish na may kasama si Anton. Irish, ang asawa ko, si Josh. Josh, si Irish. Pakilala ni Anton na hindi man lang natitigating. Galing kami dyan sa La Mayes session and it's obvious kung bakit. Hello, ani Josh. Bigla ay nakaramdam siya ng insecuridad. Nararamdaman niyang hindi ito isang ordinaryong kaibigan lang ni Anton. At talagang na-insecure siya at sa ganitong kalagayan pa nila siya nagkatagpo. Ang laki na ng tiyan niya. Asawa?
Asawa mo? Nalaki ang mga mata ng babae at hindi makapaniwala. Asawa ko. Ulit ni Anton na matabang ang ngiti. Nagpalipat-lipat ang tingin ng babae kay Josh at kay Anton. Bigla naman ang pagbago ng mukha. Well, congratulations. Mapait ang ngiting binitawan nito. I guess I have to go ahead. May appointment pa kasi ako. Nice meeting you. Para kay Josh ang huling tinuran. Ngumiti naman si Josh ng tipid at tumingin ulit si Irish kay Anton bago tuloy ang pumasok sa kotse nito. Hindi maipaliwanag ni Josh ang nakita niya sa mukha ni Irish. Hostility para sa kanya. Contempt ba o panghihinayang ang para kay Anton? Ewan niya. Sila man ay nagtuloy na rin sa safari. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Josh. Hanggang sa makauwi sila, ay kumibodili siya. Kung tingnan niya si Anton ay parang walang anuman dito ang pagkikita nila ni Irish. Ganun pa man ay hindi ito nagpaliwanag sa kanya tungkol sa babae. Nang lumabas mula sa silid-aralan si Anton ay agad na sumunod si Josh. Ikinandado niya ang pinto. Tinignan niya ang sarili sa salimit 7 buwan na ang tiyan niya. Naglaro sa isip niya ang mukha at katawan ni Irish. Ang makahulugang ngiti ang titig kay Anton at parang hinihiwa ang dibdib niya. Nagsiselos siya. Nagsiselos? Bakit siya nagsiselos? At bakit siya nasasaktan? Umiibig siya sa asawa niya. Napasandal siya sa sliding door ng banyo at mas masakit ang realisasyon. Hindi niya gustong aminin sabalit totoo. Matagal na siya umiibig kay Anton at hindi niya yun na-realize kundi sa eksena kanina. At nagsiselos siya kay Irish kaya bigla niyang kinumpara ang sarili. Sana hindi siya nagdadalang tao. Bigla na laki ang mga mata niya at muling tinitigan ang tiyan at masuyong hinaplos. It's not fair. Hindi niya dapat pinagbuntunan ng sisi ang nasa tiyan niya. Dahil lang sa nakaramdam siya ng insekuridad. Impit na napahikbi si Josh at nagulat siya nang marinig ang boses si Anton. Pinipihit nito ang doorknob ng pinto. Josh, buksan mo ang pinto! Bakit ka nag-lock? Lalabas na ako. Anya na mabilis na inayos ang sarili. Nagsalubong ang kilay ni Anton nang buksan niya ang pinto. Bakit ka nagkandado? Ano ginawa mo? Nagtatakang tanong nito. Hindi sinalubong ng tingin ni Josh ang mga tingin ng asawa. Hindi ko alam na nakalak ang pinto. Baka naisar ako ng di sinasadya. At nilampasan ng asawa at lumakad patungo sa kama. Sinilip ni Anton ang muting silid-bihisa na kanagdag ng banyo bago muling tinignan ang doorknob. Hindi mo pwedeng may kandadong pinto nang di sinasadya, Josh. Hindi magsususi yun kapag hindi mo binaba ang lock. Ani Anton na lumapit sa kanya. Bigla naman ang siklab ng galit niya. Ano ka ba? Investigador? Wala na ba akong gagawing hindi mo itatanong? Alright, ikinandado ko. Bakit? Wala na ba akong privacy? Sigaw niya. Hindi makapaniwalang tinignan ni Anton ang asawa. Ano ba pinagsasasabi mo? Ano ba nangyayari sa iyo ngayon? Kanina ka pa ganyan. Gusto ko magpahinga, Anton. At pagkasabi niya, humiga siya patalikod sa asawa. Nilapitan siya ni Anton at masiyong hinaplos ang likod at humiga sa tabi niya at niyakap siya. Hinahalik-halikan ang buhok niya. I'm sorry, galing nga pala tayo sa session at napagod ka. Nabiglang itulak ito ni Josh palayo. Nagulat si Anton at nanibago to sa asawa. Ano ba nangyayari sa'yo mula nang lumabas tayo sa klinik? Sandali huminto sa pagsasalita at nag-isip. Nagsiselos ka ba kay Irish? Dudan tanong nito. Lalong nairita si Josh at hindi niya kayang aminin sa harap ni Anton yun. Hindi niya maaring sabihin na nagsiselos siya dahil malalaman ni Anton ang damdamin niya at pagtatawanan siya nito. Hindi ako nagsiselos, Anton. At wala akong pakialam sa mga babae mo. I never wanted this marriage in the first place. Ikaw ang may gusto nito. Bulyaw niya. Nagtagi sa mga bagang ni Anton at nasaktan to. Dinapot ang lighter at sigarilyo sa tokador at lumabas ng kwarto. Gustong habulin ni Josh ang asawa at gustong bawiin ang sinabi. Pero hindi niya maitayo ang sarili niya. Paano ang pride niya? Umiyak na lang siya nang umiyak. Nasa tere si Anton nakatayo at nakatingin sa malayo. Lumapit si Doña Consuelo at nilingon ito ni Anton. Kung mag-aaway kayo, isara niya ang pinto ng kwarto niyo nang di ko marinig. Bungad ng Doña. Hindi sumagot si Anton at nagpatuloy ang matanda. Nasilip ko at nakita kong umiyak ang asawa mo, Anton. Medyo paggalit ang tinig nito. Umiiyak? Magtataka ni Anton. Nagagalit at tumihiyaw, hindi umiiyak. Niniyak niya sa abuela. Hindi ako nakikialam, iho, kaya lang baka makasama sa kalagay ng asawa mo ang kung ano mang pinagtataluhan niyo. Nasa huling trimester na siya, paalala ng Doña. Bigla namang gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Anton. Hindi ko siya maintindihan.
Kanina sa clinic, we're perfectly alright. Paglabas namin, biglang hindi na kumibo. Anong ibig sabihin na biglang hindi na kumibo? Tsak na may dahilan. Ikinuwento ni Anton ang di sinasad niyang pagkikita nila ni Irish. Tama ba akong isipin ang Irish na yun isa sa mga ex mo? Pailalim na tingin ng Donya sa apo. Alanganing tumango si Anton. Then, ikinandado ang sarili sa may bihisan. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Tinanong ko kung nagsiselos. Matigas na hindi ang sagot. Nagkibit-balikat ito at naupo at nagsindi ng sigarilyo. Akala ko tuloy-tuloy na ang magandang pagsasama namin. Nakita ko maligaya siya sa piling ko nitong nakalipas ng mga buwan. Umiling si Doña Consuelo. Sa dami ng babaeng napaugnay sa iyo, Anton. Minsan nagtataka ako kung paano mo pinakito tungo ng mga yun. Pero pagdating sa asawa mo, you are so dumb and stupid. Natural. Nagsiselo si Josh. Ani Doña Consuelo na gustong mapika sa apo. May bagong version na ba ngayon ng salitang selos? Sarkastiko namang sagot ni Anton. Defense mechanism, you fool. Pagdidiin ito, don't push too hard, Anton. Matamang tiningnan ni Anton ang abuela. Pinag-iisipan ang sinabi. Minsan man ay hindi niya pinagdududahan ang wisdom nito. Sinabi mo na bang mahal mo siya? Ang Donya ulit. Hindi, sa maraming salita. Surely, alam niyang mahal ko siya. Kung ang mga ginagawa ko hindi nagpapakita ng pag-ibig, then I guess I don't really know what love means. Gustong sumagot ang Donya pero minabuting huwag kumibo. These two people are madly in love with each other at hahayaan niya ang mga to na mismo ang makaalam nun. Napatingin siya sa apo. Handsome, rich and successful, tower of strength, Anton Valderrama. Pero heto at sa isang simpleng suliranin ng pag-ibig ay nagmukhang schoolboy. Kung minsan, ang tunay na pag-ibig ay mahirap maintindihan. She suddenly felt romantic, just like watching some old, beautiful movies. Nagkunwaring tulog si Josh na pumasok sa kwarto si Anton na handa-handong nahiga sa tabi niya. Hindi halos sumingo si Josh nang yakapin siya ng asawa. Ilang sandali ang matuling lumipas. Nang maramdaman ni Josh na tulog na si Anton, maingat siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Humarap siya rito at tinitigan ng asawa. Oh, how she loves this man. At masakit ang katotohanan yun. Buong ingat niyang hinaplo sa mukha nito. Buong pagmamahal, ang gently and very gently, dinampian niya ito ng halik sa labi. Huminga siya ng malalim at muling sumiksik sa asawa hanggang sa siya man ay makatulog na rin. Pagkagaling sa klinik ni Maris ay nagtuloy na sa isang department store si Josh. Nagpaikot-ikot upang magpalipas sa oras. Wala naman siyang gustong bilhin. Puno na ang nursery rate. Ano pa ba ang kailangan niya? Ano pa ba ang kulang? Wala siyang maisip. Tinitiyak ni Anton na lahat ng kailangan niya nasa kanya. Maging yung tinuturing na luho ni Josh ay binili ni Anton. Nang mapadako siya sa may clothes section ay buong pag-aasam na tinignan ng mga naka-display. Ang gaganda ng labas ng mga signature dress. Sana muli siya makapagsuot agad ng mga yun. Subconsciously, ang nasa isip niya ay si Irish. Nang sa paglingon niya ay namataan siya si Margo kasama si Agatha Valderrama. Nakita rin siya ng mga to at huli na para umiwas patungo ng mga to sa kinaroroonin niya. Well, well, look who's here, Tita Agatha, bungad ni Margo. Hello, Margo, Mrs. Valderrama. Sa tiyan niya nakatingin si Agatha at tumingin sa kanya at muli bumaba ang mga mata sa tiyan niya. Ilang buwan na ang tiyan mo, Josh? Kamata rin na tanong ni Margo. 7 buwan? At tubiling sagot ni Josh, nagulat pa siya nang biglang tumawa si Margo. Mag-aapat na buwan pa lang kayong kasal ni Anton, hindi ba? Wala sa loob na tumango si Josh. Nabalitaan ko na ng buntis ka. Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Ngayon alam ko na kung bakit ka pinakasalan ni Anton. May mali siya ang hibig nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Josh na nagugulumihanan. Nagkasakit ng mom si Anton noong mga teenager pa kami. Halos isang buwan siyang di nagpakita sa amin. Sabi ni George noon, sterile na si Anton. Ayon mismo sa doktor na tumingin sa kanya, hindi na magkakaanak si Anton. Paismid dito ang sabi. Hindi malaman ni Josh ang gagawin, ang sasabihin. And there you are, giving an instant child. Sinong ama nang nasa tiyan mo ha? At sinabay na malakas sa tawa. Napatingin kay Agatha si Josh at kalituhan ang nakita niya sa mukha nito. Excuse me. At nagmamadaling lumayo sa ligor na yun si Josh. Masakit sa pandinigang eko ng halakhak ni Margo. Tumigil ka, Margo.
Ang pagalit naman na saway ni Agatha habang sinusundan ng tanong si Josh. Tita Agatha! Sa pagtataka ni Margo, hindi kailaman gumamit ng ganong tono ng boses si Agatha sa kanya. Tuloy-tuloy sa kotse niya si Josh. Sa bahay na po ma'am? Tanong ng driver. Tumango si Josh nang wala sa loob at nagtutumining sa isip ang sinabi ni Margo. Hindi magkakaanak si Anton. Baog si Anton. At ito ang dahilan kaya siya nito pinakasalan. Instant child. Naguhumiyaw to sa isip niya. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Anton pagdating sa dinadala niya sa maraming pagkakataon. Sa pool, noong gabi ng kasal nila at sa iba't ibang pagkakataon. Mahalaga kay Anton ang dinadala niya. Solusyon to sa kakulangan ng pagkatao nito at hindi basta anak lang ng kung sino man ang nasa tiyan niya. Hindi iba kay Anton ang pinagbubuntis niya. Now, where does that leave her? Pagkapanganak kaya niya, ganun pa rin kamamalalahanin si Anton sa kanya? Dalawang beses ba siya na nagmahal at dalawang beses din na masasaktan? Hindi man niya gustong isipin at aminin, mas matimbang ang damdaming iniuukol niya kay Anton ngayon. Mas labi siyang masasaktan kung mawawala si Anton. Nagsisikip ang dibdib niya. Walang kibo si Josh nang dumating si Anton ng hapong yun. What do we have for dinner, han? Inilapag nito sa chest ang attache case at ginawaran siya ng halik. Ewan ko, itanong mo sa kusinera. Marmal na sagot ni Josh. Tinignan siya ni Anton at kapag kawayo nagkibit ng balikat. May sumpong ba ang asawa ko? Anito sa sarili. Sa hapunan ay halos hindi makakain si Josh pero hindi siya nagpapansin ng asawa. Dinedetalya nito sa Abuela ang kinalabasan ng meeting sa opisina. Hindi nakadalawang matanda dahil sinumpong ng arthritis. Palagay ko sa susunod na semi-annual meeting ay inonominate na kita para sa chairmanship. Ani Doña Consuelo. Nonsense! Kung di ko pa alam na brainstorming at debate sa boardroom ang nagpapasigla sa'yo. Ani Anton na sinulya pa ng asawa. Ha, hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Sumubo si Josh nang sumulyap sa kanya si Doña Consuelo. Pagkatapos ay muling binalingan ng matanda ang apo. Panahon na para magretiro, iho. Age is taking its toll. Give me that dignified exit, Anton. Inindataan si Josh na pilit ng umiti. Nang may maalala si Anton, galing ka ba kay Maris, honey? Oo, at wala kang dapat ipag-alala. Malusog ang bata. Sarcastic ang sagot niya. Nabigla si Josh sa nasabi at sumilyap kay Doña Consuelo na mataktikang hindi tumitingin at nagkukunwaring hindi narinig ang sinabi niya. Tumaas naman ang kilay ni Anton sa tono ng boses niya. Kapag kuway hinimas ang tiyan niya nang biglang napatda ito. Honey, sinipa ako! At kinuha ang kamay ni Josh at tinapat sa lugar na sumisipa ang sanggol sa tiyan niya. Ay naku, the joy of parenthood! Ani Doña Consuelo na nangingiti at sinabayan ng tayo. Nakatinginan sa asawa si Josh, bakas ang katuwaan sa mukha ni Anton. Gumagalo ang bata sa tiyan niya at malulungkot ba siya o matutuwa. Nasasaktan siyang isiping anak lamang niya ang mahalaga kay Anton. Baliwala na ba siya sa sandaling maisilang niya ang kaniyang anak? Nakaramdam niya, hinihiwa ang kanyang puso. Matatanggap pa niyang mawala si Anton sa kanya. Higit kailanman, ngayon siya nakaramdam ng lungkot at pag-iisa. Lumilipas sa mga araw na punong-puno ng insekuridad para kay Josh. Inakala ni Anton ang malimit niyang pagsasawalang kay Boy ay dahil nahihirapan na siya sa lumalaking tiyan. Higit na naging maalalahanit pasensyoso si Anton at sa lahat ng mga to ay lihim na nasasaktan si Josh. Matatapos lahat ng pakita ni Anton sa kanya sa sandaling makapanganak siya. Diyo ka na next month and that small bundle of joy will soon come out. Si Maris habang ini-internal examination siya. Nakatitig lang sa ilaw si Josh. Gusto niya na mag-confide kay Maris pero hindi niya tiyak kung hanggang saan ang alam nito sa relasyon nila ni Anton. She's fine at nasa pwesto. Anito na inalis ang guwantes at tinulungan ng nurse na itayo siya. Nakakatuwa ang kalagayan natin, doktor at pasyente, buntis. Si Marisa sinabayan ng tawa at halatang tuwang-tuwa sa dinadala. Medyo nag-alala si Josh. Can you make it? I mean, gusto ko ikaw magpaanak sa akin pero malaki na rin halos ang tiyan mo. No, sweet darling. Mag-a-assist si Eduardo at huwag ka mag-alala. Tama, nasa kamay siya ng mahuhusay ng mga doktor at mga kaibigan pa. Meron may iba pa siyang pinag-aalala. Pag-uwi niya, nakaparada sa tapat ng mansyon ng kulay puting kotse. Kilala niya ang may-ari nito at bahagya siyang kinabahan. Nasa lobby ito at kausap si Doña Consuelo.
Hinihintay kanya iha at gusto kong makausap, bungad ng matanda. Umalik si Josh sa Donya at tumingin kay Agatha. Babala naman ang kahuligan ng tinging ipinukol ni Donya Consuelo kay Agatha bago to tumayo upang iwan silang dalawa. Tila nagbabara ang lalamunan ni Agatha ng magsalita. Noon ko pa gustong magpunta rito, muling tumikhim. Hindi ako makapag-ipon ng lakas ang loob. Hindi pa rin sumasagot si Josh. Hindi mahulaan ang sadyang kaharap. Alam kong wala akong karapatang kausapin ka, Josh. Malaking pagkakamali ang nagawa ko sa iyo. Mapapatawad mo ba ako? Hindi makapaniwala si Josh sa narinig. Mapapatawad mo ba ako, Josh? Gumagaralgal na ulit si Agatha. Huminga ng malalim si Josh. Nakalimutan ko na yung Mrs. Valderrama. At totoo ang sinabi niya. Wala siyang makapanggalit o hinanakit dito. Salamat, Josh. Salamat. Anito sa sinserong tinig. Sandaling katahimikan ang lumipas at si Agatha ang una nagsalita. Ang dinadala mo, Josh. Anak ba ninyo ni George? Apo ko ba yan? Gusto magalit ni Josh pero ayaw ng puso niya. Tumingin siya sa malayo at heto pa ang isa na kaya bigla-bigla ay napagkumbaba dahilan na nasa tiyan niya. Bigla ay parang gusto niyang mabagot sa lahat ng to. Please, Josh. Gusto ko marinig mula sa iyo ang totoo. Halos nagmamakaawa ang boses ito. Marahan tumangon si Josh at sandaling nagliwanag ang mukha ni Agatha. Pero madali rin naglaho. Pahintulutan mo ba akong makita? At madalaw siya? Mahawakan ko ba ang apo ko, Josh? Hindi alam ni Josh ang isasagot. Wala na si George, Josh. Nag-iisa na lang ako at matanda na. Ani Agatha na nangingislap ang mga mata sa namumuong luhang pilit na pinipigil bumagsak. Sa tingin ni Josh ay biglang tumanda si Mrs. Valderrama ng maraming taon. Nakadama siya ng habag dito. Binibigay ko ang karapatan ninyo sa apo ninyo, Mrs. Valderrama. At nagliwanag ang mukha ni Agatha at tuloy ang bumagsak ang mga luha. Ginagap nito ang mga palad ni Josh. Tita, Tita Agatha, Josh, at salamat, maraming salamat. Tita Agatha, marahang usal ni Josh nang umiti. Isang napakabigat na dagaan ang natanggal sa dibdib niya. Napakagaan ang pakiramdam niya. Dumaan siya sa opisina ni Anton. Nangako to nasasamahan siyang manood ng concert ni Regine Velasquez. Paborito niya si Regine at napapanganga siya kapag kumakanta to. Hi Liza! Bati niya sa sekretarya ni Anton. Overtime ba? Good afternoon, Mrs. Valderrama. Nakangiti ito. Alam niya may meeting si Anton hanggang alas 5. 5:30 na. Libre ba ang asawa ko? Si Miss Morelos lang po. You can come in. Sagot ng sekretarya. Dumilim ang mukha ni Josh at agad siyang tumalikod upang huwag makita ni Lisa ang inis niya. Ano na naman yung ginagawa ng babae niya sa kwarto ni Anton? That woman is a pest. Itinulak niya ang pinto at nabungaran niya si Anton na hawak sa magkabilang balikat si Margo. Tila umiiyak at nakasubsob na halos sa dibdib ng asawa niya. Napahinto siya sa pagpasok. Gustong umikot ang kanyang paningin pero sinikap niyang panatilihin ang poise niya. Nakita siya ni Anton. Honey? Bati nito at binitiwan si Margo. Mabilis ang lumabas ang kwarto si Josh at sandaling huminto. Hindi niya gustong gumawa ng eksena sa natitira pa mga empleyado na naroroon. Taas nung lumakad siya papalabas. Sa tapat mismo ng mesa ng sekretarya ay humilab ng tiyan niya. Napahawak siya sa mesa. Mrs. Valderrama, bakit ho? Ang tiyan ko, Lisa. Masakit. Sapusapan niya ang kanyang tiyan. Nataranta si Lisa at nakikitang namimilipit na siya. Siya namang paglabas si Anton ay nahabol siyang talaga. Josh! Ang tiyan ko, sumasakit. Matindi ang hilab ng tiyan niya at manganganak na ba siya? Anton, ang sakit. Manganganak na yata ako. Huwag muna. Ibig ko sabihin, honey, just hold on. Nataranta si Anton. Lisa, tawagan mo si Dan. Madali. Yes, sir. Agad na tumalima ang sekretary at dinampot ito ang intercom. Inalalayan Anton ang asawang maupo sa sofa. Anong nararamdaman mo, Han? Ano nga bang isasagot niya? Alin ba ang mas masakit? Ang humihilom niyang tiyan o ang puso niya na nasasaktan? Lakatakbo ang ginawa niya Dan patungo sa kanila, pati ang ilang empleyado na hindi pa umuuwi ay nag-aalala. Oras na ba? Tanong ni Dan. Hinagis ni Anton sa dumarating na kaibigan ng susi ng sasakyan na maagap naman itong sinalo. Ikaw ang mag-drive, Dan. Hindi ko yata kaya. Ani Anton. Hindi malaman ni Dan kung matatawa sa nakikitang nervyos ng kaibigan. Lisa, tawagan mo ang misis ko.
Agad naman dinampot ni Lisa ang telepono at dinayal ang pribadong linya ni Maris. Isang impit na daing ang pinakawala ni Josh at lalong nataranta si Anton. Hindi malaman kung bubuhatin o hihilutin ang tiyan ng asawa. "Relax pare, nagpapanik ka," binuhat ni Anton ang asawa. "Kakainin mo ang sinabi mo pag si Maris naman ang manganganak." At nagpatiunang lumakad patungo sa elevator. Pinindot ni Dan ang buton ng ground floor. "Tatandaan ko ang sinabi mo." Anya na nangingiti sa kaibigan. Hindi pa nito nakitang nataranta si Anton. Ngayon lang. Nasa delivery room na si Maris at Ed nang ipasok na stretcher si Josh. Hindi magkadatuto sa pagsusuot ng mask at cap si Anton. Nakasuot na rin to ng blue cotton robe. Nilipitan ng asawa at ginagap ang mga kamay. Sunod-sunod ang breathing na ginagawa ni Josh. Inhale, exhale. Lamay's method sa coaching ng asawa. Sunod-sunod naman ang hilab ng tiyan ni Josh at halos hindi niya matiis ang sakit. Alalang-alala si Anton. Isang mahabat na sakit na hilab ang gumuhit sa tiyan ni Josh at gusto niyang sumigaw. Kahigpit ng hawak niya sa kamay ni Anton. "Anton!" "Easy honey." Anito at binalingan ng dalawang kaibigan na nasa may paanan ni Josh. "Ed, Maris, do something. She's in real pain." "Relax, Anton. Baka mag-asikaso kami ng dalawang pasyente nang sabay kung magkukulapse ka dyan." Si Maris ay hindi maitago ang kaaliwan sa tinig. Ganito rin kaya si Dan kapag siya naman ang manganganak. Since elementary days, "Anton, hindi kita kinakita ng anumang bahid ng nerbiyo sa pagkataranta. This is a revelation. Normal na tao ka pa rin palang tulad namin." Tumawa si Ed behind mask. "Ipaalala mo, Maris, ibabulo out ko kayong lahat sa natuklasan kong to dahil sa kaibigan natin." Dugtong pa niya. "Don't be a pest, Ed." Si Anton naman na gustong mairita sa kaibigan. "Gusto mo bang sa labor room na lang muna, Anton? Makikita mo pa rin mula sa salamin." Question ni Maris. "Hindi." Determinado sagot ni Anton. "I'll stay with my wife." Muling umilab ang tiyan ni Josh. Sunod-sunod. "And she is almost ready, Ed." Wika ni Maris. "Here we go, Josh. Start pushing." Nahihilam na si Anton sa pawis sa pumapatak sa mga mata nito. Pero hindi pa rin inaalis sa mga kamay sa pagkakahawak sa asawa. "You're doing fine, Josh. Now push. 1, 2. Si Maris na iniindos naman si Josh. "I can see her now." Wika ni Ed. "Final push, Josh." Isang mahabang irina halos ikapog to ng hiningan niya. Ang pinakawala ni Josh. Isang munting uha ang pumuno sa delivery room. "Babae." Wika ni Maris. "Congratulations." "Congrats, Josh." Lalaki naman sa susunod, Anton. Inalis ang guwantes at nag-give five ang magkaibigan. Hindi kayang ipaliwanag ni Josh ang damdaming pumuno sa dibdib niya nang makita ang anak na puno ng luha ang mga mata niya. "Anton, ano yan hapong-hapo?" "Shh, don't talk." Si Anton na pinupunasan ng pawis ang noon niya. "I love you, Josh. I love you very much, Mrs. Valderrama." Puno-puno ng pag-ibig ang dibdib ni Anton. Yun ang huling narinig ni Josh. Nagpanik si Anton nang pumikit ang asawa. "Maris! Ed! Hayaan mo siyang matulog, Anton. At magpahinga ka na rin. Bukas ang gising ng asawa mo." Ani Maris. Umiling-iling ang tumatawang si Ed. "Halika pare, magkape muna tayo. Josh will be alright." Nang muli magising si Josh, kinabukasan na at isang private suit na naroroon siya. Naroon si Anton na nakangiti sa kanya. "How are you?" Gumiti si Josh. Napansin ang sumusungo na balbas ng asawa. "Ang anak ko. Ang anak natin." Pagtutuwid ni Anton. "Nasa nursery. Hulaan mo kung sino ang nandun at this early." "Ang lolo Consuelo. At ang tita Agata. At matatawa ka sa dalawang yun. Kagabi pa nandito ang mga yun at sinusuhulan ang mga staff sa nursery para lang makapasok." Si Anton halatang halata ang galak sa tinig. Tumikim naman si Josh at tumingin kay Anton. "Bago ako nakatulog, may sinabi ka sa akin, Anton." Nag-aalala nagsalita si Josh. "Alin ton?" Nangingiting tanong ni Anton. "Yung huli mong sinabi. Totoo ba yun, Anton? Have I told you that I love you?" Nakangiti sa asawa si Anton at masuyong tumangho. "Totoo yun, iniibig kita." Umaliwala sa mukha ni Josh. Ngayon ay alam na niya kung ano ibig sabihin nila kapag sinasabi nagkulay rosa sa paligid. "Kailan pa, Anton?"
sa Los Angeles noong araw na tanggapin ko ang litrato mong pinadala ni George. Since then, you have been driving me crazy. Tugon ni Anton habang pinipisil ang palad niya. Nanghihina pa si Josh pero hindi niya mapigilan mabigla at magalak. Ganong katagal? Ganong katagal? Ulit ni Anton, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahimig pagtatampo naman ang boses ni Josh. Ang alam ko lagi kong sinasabi sa iyo tuwing pilyong ngiti ang binigay ni Anton sa asawa. Only when you make love to me, si Josh na nakalabi sa asawa. At iniisip ko na kaya mo lang sinasabi yun dahil is part of the moment. Huminga ng malalim si Anton. Nang alukin kita na pakasalan, ang tanging dahilan na yung pag-ibig ko sa iyo. Pagtatapat ni Anton, nagbayad ako ng malaking halaga upang hanapin at iproduce ang record ng kasalin niyo ni George. Nagtrabaho ang mga abogado ko. Kung hindi kita napapayag na magpakasal sa akin, ibibigay ko rin sa iyo ang dokumento eventually. You're very shrewd, Anton. Natrick mo ako doon. Sapagkat mahal kita, Josh. At mahal din kita, Anton Valderrama. I love you so very much. Makahulig ang umiti si Anton. I know that. Alam mo? Paano? Nagtataka si Josh. Well, I guess matagal ko nang nararamdamang mahal mo ako. Hindi ko nga lang alam kung kailan nagsimula. Natsa ko yun ang gabing nagsiselos ka kay Iris. Remember that? Tanong ni Anton. Tumango si Josh. Malilimutan ba niya yun? Nagkunwari kang tulog nang mahiga ako sa tabi mo. So, I played your game. Nagkunwari din ako natutulog. Ngumiti si Anton sa kanya at namula naman si Josh at naalala ang ginawa. Gusto na kitang yakapin pero naduwag akong hindi mo aminin. Ewan ko ba, sweetheart? Pagdating sa'yo naduduwag ako at natataranta ako. Oh, Anton. Noong una ang akala ko kaya lang submissive dahil nasa satisfied kita in bed. But you were so passionate, warm and loving even out of bed. Hinawin nito ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Josh. Nang may maalala si Josh. Anton, tungkol kay Margo. Kalimutan mo na siya. Madiin ang boses nito. She's nothing but a spoiled brat. Ang inabutan mo kahapon ay nang magalit siya sa akin at umiyak dahil inassign ko sa Cebu ang bago niyang boyfriend. I'm sorry pero may iba siyang sinabi sa akin. Tungkol saan? Pinakasalan mo daw ako dahil may instant child ka. Diretso na nakatingin sa asawa si Josh. At dinabuan ka ng mumps nung teenager ka pa lang at naapektuhan ito ang kapasidad mo ng magkaanak. Tumawa naman na malakas si Anton na pumuno sa silid na yon. Mukha ba akong baog, honey? Huwag ka magbiro, sagutin mo ako. Tumigil sa pagtawa si Anton at pumormal. Kung sakaling totoong hindi kita mabibigyan ng isa pang anak, mababawasan ba nito ang pag-ibig mo sa akin? Seryosong tanong ni Anton. Hindi, iniibig kita at walang sino man o ano man na makapagbabago nun. Totoo mang baog ka, my love, stays, paniniyak ni Josh. Lamang, Anton, hindi ang damdamin ko pinag-uusapan dito. Ang damdamin mo para sa akin. Nilalagyan nito ng lambok ang pag-ibig mo ngayon ko lang nalaman. Tumayo si Anton at huminga ng malalim. I'm perfectly capable of fathering a child, Josh. Patutunayan sa iyo ni Edian. Simula ni Anton, 9 taon na ang nakakaraan, I fell in love with a young girl. At nagsumpa ang magpapakasal pagkatapos ng graduation ko. Hindi naman kumibu si Josh at nagpatuloy si Anton. Mga bata pa kami at mapusok, nabuntis ko siya. Lumingon sa asawa at ngumiti. Yan ay pagkatapos kong dapuan ng mumps, ha? Tumigil ka nga sa pagbibiro, Anton. Anong nangyari? Hinawi ni Anton ang kortina at tumingin patagos sa nakasaradong bintana ng salamin. Plano na pala ng pamilya niya na mag-migrate sa Amerika. Pero hindi niya sinabi sa akin. 2 buwan na siyang buntis at natakot siya sa aman niya. Ilang segundo ang pinalipas si Anton bago muli nagsalita. Pinalaglag niya ang anak ko. Walang lumabas sa bibig ni Josh. Gusto niyang malumo, hindi niya kailanman maiintindihan ang moralidad ng ibang tao. They indulge in premarital sex na para sa kanya ay tabu. Pagkatapos, gagawa ng higit pang pagkakamali under the circumstances. Tulad na lang ng boss niya, nawala siya ng trabaho dahil sa immoralidad daw. Pagkatapos magsasuggest ng abortion, bilang kalutosan sa problema, huminga siya ng malalim at tumingin kay Anton. Ano nangyari pagkatapos, Anton? Na-infection dahil sa quack doctor siya nagpunta. Nag-hemorrhage, interno on si Ed at kaibigan ang nag-DNC sa kanya. At sandaling huminto, pinilit inaaninaw ng mata ang tanawin sa labas ng bintana. Hindi ko siya napatawad sa ginawa niya. Kahit nang maayos na siya at gusto ng aman niya na magpakasal kami.
I ache for the child that would have been mine. At matagal ko bago nalimutan yon. Pagtatapos ito. So kaya pala ganun na lang ang concern ni Anton sa dinadala niya. I'm sorry, Anton. Umupo si Anton sa gilid ng kama at ginagap ang kamay niya. Iniibig kita, Josh, at kahit noon ang alam ko ay hindi ka magiging akin. Nang mamatay si George, ang buong akala ko kasama kang namatay. Paano na rin huminto ang tibok ng puso ko? Hani Anton sa madamdaming tinig. At nakita kita sa coffee shop. Alam mo bang you brought back life to me? At higit kitang minahal nung malaman ko na nagdadalang tao ka. Puno ka ng katatagan sa kabila ng mga trahedya mo. You face them all with courage and dignity. Hindi pa man kita nakikilala, taglay mo na ang pag-ibig ko. But you earn my respect. Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Josh. At tulad sa linya ng isang lumang awit, my cup, runette, over with love. Dinala niya sa mga labi niya ang palad ni Anton at hinagkan ito. Tumikim si Anton. Nagtanggal ng bara sa lalamunan. Mabuti na lang nagbago ang isip ko. Nagtatakang tiningnan ni Josh ang asawa. Tungkol saan? Kagabi naglalabor ka at hirap na hirap? I swear na hindi mo nalit dadanasin ng ganun. Tama na ang isang anak kung mahirapan ka na rin lang. Pero kanina umaga, nagbago ang isip ko. Nakangiti si Anton sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nang makita ko ang anak natin sa nursery, she's so small at kay ganda niya, honey. Kamukhang kamukha mo. Nangingislap ang mga mata ni Anton. At para ko nang nakikita, ilang taon mula ngayon ang mga lalaking susunod-sunod sa anak ko. Anton, natatawang saway naman ni Josh sa asawa. Kaya naisip kong kailangan niya ng isa pang kapatid to protect her. At kanina, binilungan ko ang anak ko na bibigyan ko siya agad ng kapatid na lalaki. And I swear, Han, ngilitin ako ni Lalaine. Pumapayag siya. Lalaine, tumaas ang kilay ni Josh. Sa mama at sa iyo. At hinagkan siya ni Anton sa noo. Ngumiti si Josh. Sa sulok ng puso niya ay naroroon pa rin si George. Subalit bilang isa na lamang magandang alaala ng kahapon. Si Anton ang nagdugtong sa magandang alaalang iyon. Sa ngayon, dalawa na ang anak ni Anton at ni Josh. Ang 5 taong gulang na si Lelaine, naubod ng cute, at ang pilyong bunso na si Gregorio Anton na 3 taong gulang na ngayon. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Anton at Josh. Nawa kayo na-enjoy at naging love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all!